Hello! Yan, good afternoon. Kamusta kayong lahat? Yan. Hello, Sir Mark. Good afternoon. Thank you for watching. Yan. Clear naman po yung audio natin. Nakita po yung slide. I mean, yung image sa screen. Check po natin. Yan. So, yun. Kamusta po kayo? Start tayo. It's already 3 p.m. Yan. Ano lang tayo. Antayin pa natin yung iba nating kasama. Ayan. Hello, Maria, Alia. Hello. Thank you for watching. Yan. Ayun, today, sobrang busy ng morning ko kasi meron kaming ano ng anak ko, meron siyang trial class online and sobrang challenging pala pag online yung class ng mga estudyante ngayon kasi mas hindi sila focus, ba? Diba? Ano pa kaya, alam mo yun, yung kung sa school nga medyo na-overwhelm sila, ano pa yung parang pinapanood lang nila sa screen. Parang nagtataka siya bakit nasa screen si teacher, ganyan. Kaya yun. So pinag-iisipan ko kung i-enroll ko talaga siya for distance learning. So, yun. And dahil nung isang araw, nawalan kami ng wifi. So, dami kong backlogs. Kaya tinatapos ko siya hanggang today. Kaya yun, sobrang busy. But, sabi nga, ang pagiging busy is a blessing. So, thankful tayo dyan. Yun. Yan, we have 9 viewers now. So, kayo, kamusta po kayo? Kamusta yung itong mga nakaraang week nyo? Okay naman ba? Mag-GCQ na tayo sa Monday. So, good luck. Diba? Parang bahala na tayo. Kaya yun. Hi, Ma'am Pia. Hello. Good afternoon. So, ayun. So, today, we're going to talk about copywriting and paano ba tayo makagawa ng copy na, alam niyo yun, copy pa lang or caption mo pa lang benta na, di ba? Kaya yun. Yun. So, I'm very, blessed na I was able to, makilala tong, ano natin ngayon, speaker, si Coach Mark. Biglaan lang din nung nakita ko yung course niya. And, hindi naman ako, buti na lang nakita ko yung ano na yon, yung advertisement niya na yun na meron siyang program na ilo-launch. So yun, I was able to enroll for first batch ng Top Dog Copywriter PH. So yun, so bago tayo mag-start, sino kaya tong si Facebook user? Hello. Yes. Yes, thank you. Thank God, diba? Sabi nga, wag natin bilangin yung araw na naka-quarantine tayo. What we need to be thankful for is yung almost 2 months na wala tayong sakit, hindi tayo nagkasakit, diba? Nakakain pa rin tayo, diba? Kasi not like yung iba na sobrang wala na nga silang work, nagkasakit pa, na yung iba na matayan pa, di ba? Parang sobrang saklap nung, yung sitwasyon ng iba. So, we really need to be thankful every day talaga. Yun. So, kay Facebook user, yes. Yan. So, yun. So, before we start, today we're going to talk about Copywriting 101. Bakit mahalaga ang copywriting? Especially sa ating mga online seller. Marami nagtatanong, ano kinalaman ng copywriting sa
fitness. Ako po kasi, bata pa lang ako, mahilig na talaga rin akong magsulat. Alala ko, elementary ako, mahilig ako magsulat ng script eh. Yung kapag may mga role play, ganyan, gustong-gusto ko ako nagsusulat ng script. Gustong-gusto ko rin gumawa ng mga stories. Dati nga akala ko, magiging story, makakapagsulat ako ng book. Kasi gusto kong gumawa ng mga story, parang ganun. So, yun. And mahalaga siya, lalo na sa ating mga nagbe-business. Kasi paano natin mahihikayat yung mga tao na bilhin yung produkto natin, di ba? Or yung services natin, di ba? Mahalaga na alam natin yung tamang paraan ng pagsulat. Yung iba kasi, nowadays lalo, maraming tao yung kapag nakakita na same product, kukopyahin lang nila image, pati yung words, di ba? Ganun yung nangyayari ngayon. And for me, kapag ganun yung ginawa mo, not because effective dun sa original na nag-post, it will be effective din sa'yo. Kaya, I really make sure na mapag-aralan ko din kung paano ba yung tamang pagsulat ng captions para mas lalo ko pang ma-encourage yung mga tao na bilhin yung product ko or, alam mo yan, more engagement dun sa post ko. And, ayun. So, yun nga, tulad nga na share ko, I was able to enroll dito dun sa first batch ng copywriting course ni Coach Mark. And sobrang ganda na experience ko. Kaya, I want to share it with you din. Like, eto nga, di ba na-share ko to sa inyo nung isang araw, yung mga testimony nung mga kaklasiko sa first batch. Ayan. Meron akong classmate. Ang daily budget lang niya for ads is $5 for 5 days. Nagdoble in 4 days and nakahit siya ng $2,000 sales, and we're talking about dollars dito, hindi pesos, 'di ba? And commission in 1 week. 'Di ba? Grabe. So sa hindi mo basta tama yung atake, alam mo yung audience mo, maganda yung copy mo. Ano kagad 'yan? Kaching-kaching nga 'yan na sabi, 'di ba? So we really need to have this skill. And ito yung sa akin, alam niyo naman na member ako ng Front Row, 'di ba? So, nag-run ako ng ads. Ito yung ang hirap ma-approve ng ad ko. Sabi ko, "Bakit ano kayang problema?" Ganyan ganyan. So, in-apply ko yung natutunan ko kay Coach Mark. Konting edit, ganyan. And then 'yun. After ilang beses na na-reject, finally na-approve din. So, 'yun. And dito sa ad ko na to, amazing kasi first time nagkaroon siya ng 43 shares, tapos may 2,000 kagad yung nag-engage. So, sobrang effective nung mga tinuro ni Coach Mark. So, yan. And then, yesterday, nag-share din ako, anong sa tingin nyo dito sa ad na to? Ayan, ito yung kahapon. So, yan, di ba? Itong ad na to is from Triumph Sri Lanka. Sobrang nag-trending to, that is way back 2015. June 2015. And sobrang nag-trending to kasi maraming parang nagtaas ng kilay. Bakit ganun yung parang copy, di ba sabi? For the ladies who pamper their dads. So, parang sa iba, parang it's like shaming yung mga babae, di ba? Parang ayun nga, parang walang respect. So, yun. May nag-comment kasi. Ito. Napa-flag yung Front Row as MLM tricks. So, dapat strategize ang creative para makalusot sa system. Sino kaya itong Facebook users? Ayun. I'm not really sure about itong mga flag.
Pero ayun nga, after ko ayusin yung caption ko, ayun, na ano naman, na na-approve naman ni Facebook. I think ang tinanggal ko nun is yung ano, yung parang nagbigay ako ng description like problema mo ba yung pimples, problema mo ba yung mga peklat, ganyan. Tinanong tinanggal ko yun, yun, na-approve yung ad ko. Ayan. Ayun, so yan. So itong ad nga na to, medyo, 'di ba? Parang double meaning. Hindi mo ala, pero sabi nga itong ad na to, medyo ano sila, medyo nagtagumpay naman sila sa purpose nila, 'di ba? Kasi marami nakapansin ng ads. It's just that tingin ko sa maling paraan, at parang unethical nga, 'di ba? Kasi kawa naman yung mga babae na parang 'di ba, nakabra na nga lang siya tapos parang iba pa yung caption, parang yun nga, nakaka wala nang respect. So yan yung pag-aaralan natin ngayon, kung paano ang tamang pagka-caption ng hindi mo kailangan gumamit ng mga words na parang makakasakit ka ng ibang tao or use unethical words. Okay? So yun. So excited na ba kayo matuto about copywriting? So if yes, comment yes naman po kayo. Bago natin ano introduce ang ating speaker for today. Yan. Tony. Ah, si Tony pala, nag-work siya. From FB Ads ako nag-work. Oh, hi Tony. Yan. Yan. So yes, ready na daw sila. Okay. So yan, I know excited na rin talaga kayo, kaya wag na natin patagalin pa. No, I'm so proud of this ano, of this person. Sobrang ano, sobrang galing. And ano, sobrang dali intindihin talaga ng mga ano sessions namin. Kumbaga yung mga complicated terms, pasisimplihin pa niya. Kaya, ayun, gusto kong ma-share sa inyo kung ano yung natutunan ko. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's welcome ang aking copywriting coach, Coach Mar Darwin Malasio. Hello, Coach. Hi, guys. Ayan. Hello. Kumusta? Yan. Okay naman, Coach. Ayan, sobrang excited na sila. We have 21 viewers. So, hopefully, maging 100 or 200 like, you know, sa promise, para makuha namin yung freebie. Gusto namin yan. Actually, tumawad so, kanina yan, si, ano, si Trixie. Tumawad siya. So, from 200, gagawin na lang namin 100 yung target, ano, target live attendees before I give my simple gift to you guys. So, ngayon, nasa 20 na, no? Medyo kailangan pa natin kumuha ng iba pang viewers, but yeah, it's a teamwork kasi if you really want to ano, if you really want to get the gift, you invite others to ano to join the webinar. So this is, you're inside a community of ano eh, tawag dito, of entrepreneurs, and alam mo naman na syempre entrepreneur ka, you're a business person, alam mo naman na in our field, we need help. We need all the help we can get from other people. So, if you're inside the community, huwag kayong magkanya-kanya. 600 plus kayo sa loob ng community, and I was just asking for a third of that. Sayang. So, kumbaga, huwag mong hayaan na, ano, na parang ang mindset kasi kapag ano, kapag ganun, ah, ako atin, bahala sila. Parang ganun. So, I was just encouraging teamwork na kapag naka 200, so hindi nakita nung iba, itag mo sila. So, ayun. Tulungan lang, guys. Yes, nasa community kayo. Ayun. Yes, thank you, Coach, for that advice. So, yeah, we need to work on our teamwork para, yan, para mas marami pang, yun, matulungan nga and matuto. Yun. Yan, Coach. Ayun, siguro bigyan natin sila ng konting background about yourself. Yun.
Sige. So ayun pala guys, no. I'm Mark Darwin Balasweet. So you can call me Mark, you can call me Darwin, pero actually I prefer Darwin, no. So ayun, I'm a mechanical engineer by profession. I worked for a Japanese company. We designed the ano, car audio, yung radio sa kotse, for Japanese companies. I can't disclose kung anong mga brand yon, pero that's what we do. That's what I used to do for the past 6 years. Actually, magsa-7 na dapat ngayong year, but I decided to resign because I was really, really tired, mentally, psychologically, well, physically din. Kaya ko yung workload. Actually, ano eh, tawag dito. Sa company namin, since Japanese company nga siya, I was working almost, I mean, I was rendering overtime almost every day. Tawag dito, minsan umabot ka man yung 8 p.m., 10 p.m., 1 a.m., minsan 4:30 a.m. So ganun yung buhay ko noon. But still kaya ko yung workload. Parang plastic pakinggan, pero yes, still kaya ko pa rin yung workload. But ano, it was psychologically taxing. So I had to stop. One way or another, I have to do something different from what I have been doing for the past 6+ years. Kasi I'm not getting any younger. Walang bumabata, di ba? Wala naman talagang bumabata. So as we age, magde-deteriorate yung katawan natin. So I'm not exempted from that. Ayokong antayin yung araw na magkakasakit ako, na hindi ko na kayang mag-work, etc. And besides, dating-dati pa naman talaga, mas business oriented na akong tao kaysa employment. I've been doing side businesses while I was working, and alam yun ng superiors ko. So I was wala talaga akong reason na parang pangit kasi yung company, pangit kasi yung boss. Hindi ganun eh. I just decided na I had to resign kasi nga yung lifestyle, tawag dito. Tsaka, yun nga, I have dreams of my own for myself and for my family, for my wife, tsaka yung future family namin. So I had to stop. I had to think of something that will give me higher returns than ano yung ginagawa ko. Kasi honestly, malaki yung salary ko na tawag dito. Ang hirap niya talaga pitawan, and I was offered ano. Sorry, mahaba na, pero I just want you to understand the power of copywriting. Ba't nag-focus ako ron? So ano no, malaki yung salary ko, and a few years back, I was offered several times until before ako mag-resign actually, to go to Japan for a at least two years na hindi training eh, pero parang immersion, more like immersion. Kumbaga ano, ang tawag namin dun is intra-company assignment. So I will be assigned sa mother company namin sa Japan for at least 2 years para pagbalik ko rito mas magaling na ako. So I was offered that several times and I declined that offer every single time. I was offered 6 digits dito sa peso. 6 digits. Yung tipong I could buy an iPhone every single month, at least one iPhone every single month. Kinumpute ko expenses, etc. expenses, luho, shoes, basta mga ganun. But I could still buy at least one iPhone, brand new iPhone, every single month, and hindi ko siya tinanggap kasi ang end game ko talaga, kasi may bond yun eh, after ko bumalik may bond, kumbaga parang mag-work pa ako sa company.
So, ang endgame kasi, kasi talaga is business. Now, eto na. Dito na papasok yung copywriting, no? So, in every business kasi, no successful business, walang naging successful na business na hindi inaral or hindi nag-take advantage ng copywriting. A lot of businesses, true, or lahat sila actually, lahat ng successful businesses sa copywriting humahawak. Of course, your product and your market should be good. Kumbaga, your product, your offer should be good. Hindi siya parang putyo-putyo lang. And you have, yes, to have a market that wants that product. Now, the only thing, para ma-convince si target market na kunin yung product mo or maniwala sila sa product mo is copywriting. This is the thing that a lot of beginner businessmen, entrepreneurs, especially sa Philippines, ignore. Kasi kala nila dapat winning product. Yung nababasa ko sa mga e-com lagi, winning item, winning item, mga ganyan. I understand the winning item term, but more than, aside from winning item, kasi pag winning item, maganda yung product and may market, di ba? Pero kahit winning item yan, if you can't show them what's in it for them, or the need, yes, if you can't redirect or reignite the desire for your product or service, kung hindi ka magaling yung copy mo, kung hindi ka magaling mag-copywriting, wala rin, hindi bebenta yung product mo. Hindi bebenta yung product mo. That's the reason why ang dami niyong nagfe-Facebook ads. Pero yung iba, ganito yung kita. Yung iba, ganito yun. Bakit mas malaki yung kita nila? Eh, pareho lang naman kayo nagfe-Facebook ads. Yes. Experiment nyo to, ha? Experiment nyo to, guys. Kahit ikaw lang sa sarili mong ad account mismo. Yung isa, pangit yung copy. Yung isa, let Trixie, write the copy. Oh, let Trixie write the copy. Parehong ad budget, parehong ad creative. Maniwala ka, yung gawa ni Trixie, yung mas bebenta. Promise. I-try nyo. That's the power of copywriting. Kasi ang, sorry. Pero a lot of e-compreneurs, mga nasa e-com, local, especially sa local, Filipinos, yan. A lot of them, pinag-uusapan lang, dapat magandang ad creative mo, dapat magandang video mo, etc., etc. But, promise, kahit pangit yung ad creative mo, basta maganda yung copy, tinamaan mo yung target market mo, ng copy mo, promise, kahit pangit yung ad creative mo, bebenta yan. Promise talaga. Tanong niyo si tama. Ganito, no? Sorry. Pero tanong niyo si Trixie, yung sales page ko, wala siyang pictures. Puro text lang 'yon. The first sales page that I made for my program, ang haba niya, parang 20 or 14 pages ba? Nakalimutan ko eh. Pero ganun, puro text lang 'yon. Puro text lang 'yon. As in, isa lang, may isang picture, tapos wala na. Puro text lang yun. Word document yun na ang format is short bond paper, PDF file. Sinend ko lang sa kanila, wala akong website, etc. And I was able to, I'm not bragging about this, to God be the glory, no? Pero I was able to earn 200,000 in just a couple of days. Text lang, yeah. Walang Facebook ads. Walang Facebook ads, text, tapos sobrang haba nun. Promise, nakakatamad. Hindi nakakatamad basahin, pero mali yung term ko, sorry. Pero basta mahaba talaga siya. So, mahaba, pero parang you're looking for more. Oo, ganun. Parang ganun. That's the power of copywriting. Kahit mahaba yung isulat mo, if you're keeping the interest of your readers, babasahin nila yun hanggang dulo, tapos bibili sila.
Promise, yes. hindi mo talaga kailangan ng sobrang gandang ad creative. Hindi mo kailangan pag-investan ng oras at panahon yun or ng pera. Maraming yes. maraming pangit ang ads. Yung picture ad creative tawag nyo. Pero yes. mayaman na sila ngayon. Promise. Anyways, mamaya naman makikita nyo, no? Makikita nyo yung ibig kong sabihin. Pero ayun. Sorry, medyo mahaba yung introduction. But that's what I do. I teach people how to persuade your prospects to buy your products or services. But in your case, if I'm not mistaken, a lot of you are e-com oriented. So Lazada, Shopify, Dropify. So doon magre-revolve yung yung topics ko for our today's webinar. Wala nang buhok ko, sorry. Uh-oh. Ayan. Yung i-share sa atin ni Coach Darwin, ito yung favorite part ko nung session namin. Talaga sabi ko sa kanya, Coach, try mo ito yung i-share sa group ko ha, kasi sobrang favorite ko to. And ito, pag nalaman nyo talaga tong topic na to, gawa kayo ngayon ng ads. Sabi ko, hindi pa yan kumita, ewan ko na lang. Kaya yan. So, Coach Darwin, I'll share your slides na ha. Sige po. Yan. And guys, so for our today's hindi ko pala napalitan yung yung nasa baba. Nakalagay sa baba session 3, 7 deadly sins. Pero anyways, 7 deadly blank. So know your prospects' hidden and deepest desires. If you know this, you will be able to trigger them and then they'd buy anything from you. So guys, spoiler na, sorry. I forgot to change, pero as Trixie mentioned, this is her favorite topic inside my group. And this is the most controversial. Guys, ganito, tawag dito. Yung didiscuss ko ngayon, third session pa lang to ng course ko or ng program ko. But Trixie was able to get results after this session. Kumbaga, wala pa kami sa kalahati, nakakatatlong sessions pa lang kami, pero she got the results she wanted na. This is how powerful the lessons are. Okay? So you have to, you have to listen carefully in what I have to say today. If you need to take notes, please do so. Okay? So, ayun. I highly suggest na mag-take notes kayo. Take down notes. Okay? Then, ayun, yung sabi ni Trixie, if you have questions, comment lang kayo and we will try to answer them mamaya. Okay? So, for today's, today's webinar, I would like to ask you if you are struggling with selling. A quick yes on the comment would do, but I will continue my slides. So if you don't know what to write on your Facebook posts or ads, if no one likes nor leaves comments, if no one responds to your emails, if you're doing email marketing, which I actually doubt that, pero mamaya. You probably need to improve your copywriting skills. You probably need to improve your copywriting skills. As I've said earlier, copywriting is one of the most important keys for your product to sell. Okay? So, Darwin, kanina ka pa copywriting ng copywriting. Ano ba talaga yung copywriting na yan? Hindi ko naiintindihan. Bago yung term na yan. So, copywriting kasi is not copyright. Iba to. So, yung spelling iba. Hindi siya copyright related. Trademark, hindi rin siya trademark. Hindi rin siya intellectual properties. So, iba yan. Copywriting is the ability to use written words to persuade someone to take action. So, yun yung captions nyo. Yung sinasabi ni Trixie. Mamaya, makikita nyo, yung sa Facebook ads, posts, yan yung, yung nakasulat.
copy ang tawag doon. So, it may be to buy your product, yung action na sinasabi ko, it might be to buy your product, click a button. So, for example, nag-Facebook ads ka, click the link below. Click the link below, tapos ano, mare-redirect siya sa website mo or store mo. Pwedeng video sales letter, sales page, online store, yung WooCommerce, Shopify, Lazada, Shopee, or join your email list. Ngayon, kaya ito naka-highlight and naka-ibang color kasi a lot of you are not taking advantage of email marketing. Siguro wala pa sa inyong nag-email marketing, but know this, email marketing is not dead. Maraming Pilipino ang nagbabasa ng email, maraming bumibili sa email, hindi lang sa Facebook ads. Actually, email marketing is a lot better than Facebook ads kasi sa Facebook, nandun sila to socialize. Nandun sila to socialize. Kumbaga, nagsuscroll-scroll sila and it's a lot harder to stop them from scrolling than to buy your product. Kumbaga, yung pattern interrupt, that's a lot more difficult kasi di ba, pattern interrupt, so they'd have to read your copy. Tapos mag-iiba na naman from socializing to buying na yung mindset nila. Pero sa email kasi, it's a lot more business related. So if you're reading your email, medyo formal ang mindset mo, medyo nasa business mindset ka, it's either to buy or to sell something. 'Di ba? Basta nasa business. So if they read an email from you selling something, iba yung dating. Iba yung dating. And I'm sure you are all familiar with abandoned cart. Ang abandoned cart, minsan nire-retarget mo siya sa Facebook ads. Ngayon, sa email marketing, pwede mo rin sila i-retarget doon. Pwede mo rin sila i-retarget doon. Actually, mas effective yun eh. Sa email marketing. Kasi sa Facebook ads. But I won't argue with you if you don't want to try email marketing sa ngayon. That's not what I'm here for. I'm here to teach you what copywriting is and how to write copy that sells. But please take into consideration email marketing on your business. Okay? So, ayun. Darwin, ano ba yung copy? So, as I've said earlier, yung copy is ito, yung text part. So, for example, si Demi Bernice, this is one of my friends. Coach din siya about freelancing naman yung tinuturo niya. Ngayon, sabi niya rito, most online service providers charge way too low and don't give themselves a chance to earn what they really need to thrive and be fulfilled. I once made this mistake too. So then watch the video to discover. So ito yung sinasabi ko na persuade someone to take action. So take action niya is watch this video, so which is this one. Then ayun, yung kabuuan ng copy. Ngayon, yung ad creative niya, siguro you would agree with me na hindi naman siya talaga ganun ka ganda. I mean, okay siya. Pero ang effort talaga is nandito eh. Nandito yung effort. Kasi ang role nito is to stop them from scrolling, di ba? But the one that will convince them to click this, to click the ad, is ito, yung copy. And ito. Ito yung copy. Ito rin. Anyways, next, ito naman. So, Darwin, short ano lang ba yung gumagana sa Facebook ads or posts? No, hindi lang short copy. Ito medyo ito mentor ko to si John Pagulayan. Medyo mahaba na yung copy. So, ayun, medyo mahaba na yung copy nito, pero this is very effective pa rin. Okay? Hindi mo kailangan tipirin yung words mo sa copy sa Facebook ads. Promise, binabasa yan. Actually, I wrote a 9-page Word document for a Facebook post, hindi ad. Hindi kami nag-ads noon eh kasi it's wala masyadong oras.
Facebook post lang. And my client was able to generate 635,000 pesos in just 2 days. 2 to 3 days eh, mga ganun. 9-page Word document sa isang Facebook post. Ganun kahaba yung Facebook post namin. Nagulat siya nung sinubmit ko yung work ko, pero sabi ko, just trust me, parang wag ka na mag-isip, let me do the thinking, just post that one. Kasi binigay ko lang sa kanya, hindi ko naman hawak yung account niya. Eh. So, okay, sige, ano ko, makikinig ako sa'yo. And we were able to generate 635,000 in just a few days. Ganun ka-powerful yung mahabang copy. And eto isang Facebook ad to kay Dan Henry naman. He's a very successful ano rin, coach sa US. Ganito kahaba yung copy niya. Kung makikita mo, section 1, section 2, 3, 4, dugtong-dugtong yan. And yun nga, hindi naman kasha sa screen ko, so hiwa-hiwalay siya. And promise, nag-work siya. Okay? Ayun. Long Facebook ad copy converts. Promise. You can try that for yourself, but tawag dito, hindi, without a doubt, it really converts. Okay? So, Darwin, saan pa pwede yung ad copy? Or yung copy? You can, ano rin, you can apply it sa product descriptions. Actually, sobrang powerful ng copy sa product descriptions kasi once they go to your store, so na-convince naman na sila na pumunta sa store mo, ang i-convince mo naman sila to buy the product. You can do that sa Facebook ad copy din, but kailangan nila ng pampahype ulit. Hindi mo pampahype, pero you still need to show a reason for them to buy the product. So ganito yung, for example, yung product description. Basahin nyo na lang. I-aano ko yung mouse ko, then basahin nyo. So, ito. Ayun. So, sorry. Actually, binasa ko rin naman siya sa isip ko. So, I'm confident na nabasa niya rin siya buo. Anong napansin niyo? Hindi siya features. Hindi siya parang it contains ganito. Tapos, gets niyo? Mamaya papakita ko ng sample na. Pero, hindi kasi ganun ang product description. It can be a product description. Kunyari, 40 megapixel. 6.7-inch screen, AMOLED, mga ganon. Product description rin yun. Pero, what's in it for me? A lot of people don't really understand yung mga ganong mga ganong descriptions eh. Dapat ganito, you make them feel what it's like to own your product. Ganito ang product description. Ganito ang powerful product description. You can still sell. Don't think this the wrong way. You can still sell with an ugly product description. But the potential of having a product description like this is exponential. It's exponential. Promise. Mas maraming magko-convert kung ganito yung product description niyo. And this is what you will learn today. And more kapag nag-enroll kayo sa program ko. Okay? So for example, ito rin, no? Wine naman to. Ito is hand wash. So hand wash lang yun, ganun ka-effort yung copy. Ha? Ito naman, wine. Yan, medyo mas social. So basahin nyo ulit.
Ayun. So hindi siya boring ano, hindi siya boring basahin. Hindi siya nakaka ito yung sinasabi ko, you can add this. A lot of e-compreneurs dito sa Pilipinas, ganito lang mag-add ng product description. Ganito lang, tapos wala na. Walang ganito. Paano may encourage to buy your product or service? Kung ganito lang, ganitong ba lang siya i-enumerate? Diba? Anyways, next. Ito, maikli-ikli. Ayun. Pang-ihaw lang to. Grilling tool lang to, pang-ihaw. Tapos, ganun pa rin yung effort in writing copy. So, international stores are doing this. Why are we not doing this for ours? Para sa product nyo. Diba? You will question yourself na parang, oh nga, no? But hindi ko ito ginagawa sa, ano, sa sarili kong store? Diba? A lot of people kasi ano eh, parang bukod sa ano, kumbaga parang a lot of us including me excited to ano, to ang tawag na dito, to set up our store, to go live, to promote the website, to promote the store itself. But we always forget na it's equally important to write compelling product descriptions for your products. Hindi lang sa ads, hindi yung ad creative, yung nakasulat. Kasi hindi ka naman kinakausap ng ad creative eh. Hindi naman yun yung nakikipag-usap talaga. Unless merong text, kahit maikli lang dun sa ad creative mo. Okay yun. Pero, di ba? Ano pa rin, you have to ask yourself, ano yung magkoconvince sa buyer ko to buy my product? Or sa prospect ko, to buy my product. Kumbaga, kapag binasa mo ba ito, ikaw mismo mapapabili. Kasi kung ikaw mismo hindi bibili, how do you expect other people to buy from you? Okay? So, you have to understand that, no? Yun nga, just enumerating the features of your product is a recipe for disaster. This is what I've been telling you kaninang-kanina pa. So, kumbaga parang nakabulat lang yung product description mo, tapos wala na. What's in it for me? Di ba? Hindi ko man lang ma-imagine na ginagamit yung product mo. Hindi ko man lang ma-imagine na gumaganda yung buhay ko habang ginagamit yung product mo. So, eto, no? Is this convincing enough? So, Wami to, no? Xiaomi, pero Wami talagang pronunciation yan. Anyways, regardless, hindi ako kumuha ng ano eh, ng local product, pero sa Lazada ko to nakuha. Brand name, Wami, function, ganyan-ganyan. Inenumerate yung function. What's in it for me? Pasometer. Hindi ko ako sorry. I don't understand pasometer, no? Fitness tracker, yan, naiintindihan ko. Pero what does it track? Gets? What's in it for me? Ano naman kung tinatrack yung fitness? Ano naman kung tinatrack yung fitness? Ano naman kung tinatrack yung sleep? Anong benefit ko dun? Gets? Nag-gets nyo? Message reminder, etc., etc., etc. Language, compatibility. Di ba? This is important din. Di ba? Importante din ito. Pero what's in it for me? Wala. Kung wala kang babanggitin sa baba or sa ibang part ng website mo, it would be ineffective. Baliwala. Unless alam na nung tao yung what's in it for me niya. Kumbaga para alam niya na dito siya gagamitin, etc., etc. Kumbaga nag-research na siya sa websites, sa mga blogs, etc. Nakapanood na siya ng YouTube, mga ganun. Nakita niya to, kunyari, nag-ads, nakita niya to. Tapos yun yung first time na nakita niya. Di ba? Para,
saan ko gagamitin to? Ganun. Anyways, next. They have to know what's in it for them. Medyo paulit ulit, sorry. You have to reignite their innermost desires. So, eto, kunyari, maikling copy lang to. This is okay, but meron ako papakita sa inyo, no? Looking for a coffee, an extra oomph, with an extra oomph. This is, tinago ko na lang in one coffee. It is healthy with guilt-free ingredients that will make you fit and fab while enjoying your cup. Say bye to your old boring coffee and say hello to yung brand name. And experience our extraordinary coffee that can make you happy and sexy. So grab yours now. Ito may clean copy lang, but it's a lot better than enumerating yung ano, yung features, etc. Kasi bakit? Kasi this is ano, this is something na gusto nung reader to be happy and sexy. I'm not sure ano yung kinalaman ng happy sa coffee. Is it because the person will be sexy? Kaya magiging happy, or merong happy ingredient to? Di ba? Chocolate, merong happy, ano eh. Nakalimutan ko yung ano, yung chemical na yun. Sorry. Anyways. But this is better, no? Mag-hindi niya lang in-enumerate yung ano yung ingredient ng coffee. Kasi a lot of ano, nung hinanap ko to sa Lazada, yung certain brand na to, in-enumerate niya lang yung ano, yung ingredients. Tapos, yun na yun. Anyways, next. Tsaka, ang maganda rito is targeted yung ano niya, yung audience niya, which is very important when it comes to copywriting. Matututunan niyo yun kasi hindi ko siya masyado na isama rito, pero you have to target your ano, you have to target your audience, kumbaga specific enough yung audience, na kinakausap ng copy mo. Kasi a lot of e-compreneurs, sorry. E-compreneurs kasi karamihan dito, no? So, a lot of e-compreneurs think that it's okay to target everyone. Parang buong mundo target ko, parang ganun. Hindi. Sa isang copy, isang target lang. So ito, ang tinarget niya is yung gustong maging sexy. Diba? So malamang sa malamang, babae ito. But, something in one to eh. Something in one coffee. I read dun na yung ibang ingredients nito has other benefits other than being sexy. But, yung ginawa niya rito is isang target market lang. Yung gusto lang maging sexy. Isa lang yung kinakausap. Gets? So when you're writing copy, isa lang kausapin mo. Huwag lahat. Maguguluhan yun eh. Kung pag nandun na siya sa line na hindi naman para sa kanya, hindi na niya babasahin yun. Baka umalis na siya sa store mo or sa webpage mo. Gets? Okay, anyways. Sorry, next. So, sabi ko kanina, that is better, no, than enumerating. But look at this one. My wife thought I was about to poison her when I gave her my special coffee. Coffee din. She said I smiled like a mad scientist does. But after her first sip, her face became radiant. It tasted like a hazelnut, her favorite. But she did not finish her cup because she was on a strict diet. I told her that I formulated the coffee so that it would help her lose weight. She didn't believe me. It's just a waste of time. It's sweet. There's no way it would help me. I had to beg her to keep drinking it every single day until after a week when we finally decided to step on the weighing scale. Tears dropped from her eyes when we saw she had lost 3 kilos. There's more words. Kunyari, click here to start changing your life. Ayun. Di ba? Ang ginamit kong formula rito, AIDA. Attention, interest, desire, action. So, there are a lot more formulas na applicable
sa copywriting, but this is one of the most effective formulas that I use when I'm writing ano ads ganyan, posts, Aida. So ito I caught their attention. My wife thought I was about to poison her. Ay, sorry. Nasa ibang screen pala ako. Ito. Yung naka-blue attention. So, I caught their attention. Then, triggered yung interest. Since, na-catch ko na yung attention nila, interesado na silang basahin, and I have to keep that interest. So, I kept the interest here. Then, I triggered the desire here. Then the action. Call to action. Okay? Anyways, maraming pang ibang formulas as I've said earlier. Pero you can use this one. You can use this one. Sobrang simple lang niya gamitin. Okay? Ngayon, take note yung desire. Take note yung desire. Desire. This is very important yung desire. Kasi dito ang job niya lang talaga is to trigger the attention, to catch the attention of your readers para they would have to read more. Ang nito, yung interest is for them to read more. Pero yung desire, this is the trigger to buy your product. Ito yung action is just a call to action as in parang ito na, i-bilhin mo na or click mo na to. Pero ang nagte-trigger talaga nito is yung desire. Okay? So how can I make compelling copy? You might ask me. Know your audience on a deep level. Yun yung binabanggit ko kanina. Kaya dapat isa lang kausap mo eh. Kasi kung kausap mo lahat, you're telling me one thing, that you don't know who your target market is. Kinakausap mo lahat eh. Hindi mo alam kung sino kinakausap mo, ibig sabihin. If you're trying to sell to everyone, you sell to no one. I repeat, if you're trying to sell to everyone, you sell to no one. Wala kang binibentahan, wala kang kinakausap talaga. That's why hindi nagko-convert yung Facebook ads mo. You have to admit this. The earlier that you admit this, na hindi mo talaga sila kilala, na hindi ka nag-research sino yung kinakausap mo, the earlier that you can revise and do something about it, you revise your copy and do something about it, okay? The earlier that you can succeed. Imagine you're burning thousands of pesos on ads na hindi naman masyadong nagko-convert. Darwin, nagpa-profit pa rin ako eh. Try mo i-revise yung ads mo. Try mo alamin kung sino yung customer mo. Try mo sila i-target. You will earn more profits. Mas malaki yung benta. Promise. Anyways, these are important. The demographics and the psychographics. Demographics is age, gender, etc. Psychographics, what are their hobbies, what they do every day, etc. But we are not going to focus on this for our today's webinar. Sorry, introduction pa lang talaga yun eh. Pero, let's see, no? Importante to. But if you don't understand, yung ituturo ko sa inyo today, baliwala to. Baliwala. Okay? So, I would like to introduce you the primal desires or the seven deadly sins. May spoiler kasi, sayang. Anyways, if you know this, yung primal desire, you can trigger it eh. You can trigger them. Pala. You can trigger them na kapag binabasa siya ng reader mo, oo nga, no? Parang, gusto ko nga to, no? Parang, ganun. Pag gusto ko to, ah. Pag nababasa nila yung copy mo. Primal meaning, it's in the subconscious mind. It's unarticulated. Hindi mo yan binabanggit, eh. Most of the time, hindi mo yan inaamin.
Pag tinanong kita, prideful ka ba? Pag tinanong kita, greedy ka ba? Hindi mo aminin yun. Pero nandun yun sa loob mo. Nandun yun sa loob mo. Yung mga fear of missing out, if you're familiar with stock trading, if, eto, e-comprenor ka, alam mo na ang daming nagpo-post ng mga Shopify screenshots nila without any context. Hindi naman yung net eh. Sales lang yun eh. Hindi naman yung profits eh. Hindi mo alam kung mas malaking ginagastos nila sa ads, etc., di ba? Sales lang yun eh. But, nainggit ka. Di ba? Aminin mo, hindi naman tayo magkausap, pero nainggit ka. May times na nainggit ka, bakit siya ganito? Bakit ako hindi? Inaamin mo ba? Hindi. Kasi it's primal. It's in the subconscious. Most of the time, hindi mo yun ina-admit. Ina-admit. That's why sa copywriting, it's very powerful. Bakit? Kasi they don't have to admit na ganun sila. And you're being very careful para hindi mo palabasin na ganun sila. Gets mo? That's why kasi copywriting, 'di ba, hindi naman kayo magkaharap. Unlike salesman talaga na ano, na magkaharap kayo, nag-uusap. Sa copywriting kasi wala siyang ibang kausap. Ikaw lang kasi binabasa niya. So hindi niya kailangang itaas yung defense mechanism niya around you kasi nagbabasa lang siya mag-isa eh. Gets? Wala siyang kailangang aminin. And kahit aminin niya, walang makakarinig. Okay? So, nampi-excited na kayo. Pero, first, greed. Greed is, basically, I want more and better things. Okay? I want more and better things. So, this is the desire for more. Desire for more money, more power, more stuff, bigger house. Something they don't have right now that they want more of. Okay? So, kunyari, naka-sedan ka lang. Sedan. Vios. Gusto mo ng SUV. Montero. Fortuner. MUX. Bakit? Pareho lang naman yung ano ah, yung purpose nun ah. Maandar, may gulong, nakarating ka from one place to another. Ba't gusto mo ng SUV? Gusto mo ng SUV, di ba? Anyways, i-justify mo pa yan. Ay, kailangan ko ng ano, ng lalagyan sa loob ng mga packages ko para madala ko sa LBC or kung saan. Narinig ko na yan. Anyways, sorry. For example, no, eto hindi naman e-com, forex or stock trading. You're willing to risk more. A lot of parang baguhang traders, sana mga baguhan lang tayo, mga baguhang traders, nagpo-post ng portfolio nila na, uy, naka-earn ako ng ganito, etc., etc. Sobrang excited sila. Tapos ikaw naiinggit, tapos tatanungin mo siya kung paano yan, etc. Bakit? Kasi you're willing to risk a certain amount of money. For example, 5,000 for a chance to earn more. Kaya ka nga rin tumataya ng loto eh. You're willing to spend 10 pesos, ewan ko, 20 pesos for a loto ticket for a possibility to earn tens of millions or hundreds of millions of pesos. Di ba? So, if you trigger that, they'll be willing to listen to you if you offer them something that way na makakatulong sa kanila to gain more of something. Okay? Kaya nga ang daming nasa scam eh. Guys, huwag nyo gagamitin ito parang mga scam ha. Kaya ang daming nasa scam. Because of greed. Okay? So mamaya, papakita ko naman sa inyo paano to gamitin sa maganda. Sa maganda. Okay? Sloth. I want easy and simple. As in, tamad ka kasi, ganun. Or tamad kasi yung reader mo. I want easy and simple. So making it easy for people, making it not as difficult as it should be. Kumbaga, hack, shortcut, insider secret, ganyan.
Kaya bumibenta yung mga ano eh, mga seminars etc na nag-o-offer ng shortcut etc. Yung mga course, kumbaga instead na mag-aral ka Google, kumbaga i-Google mo yung etc. Kaya ano, kaya kumbaga kaysa nagbabasa ng maraming libro, nag-enroll na lang sila sa online courses such as yung in-enroll ni Trixie. Kasi mas mabilis yung process. Kasi may magtuturo na sa'yo. Yung struggles niya is na-experience na rin nung magtuturo sa'yo. So the easier you make it for them, the more you'll be able to intensify the desire. Okay? The easier you make it for them, mas malakas yung desire. You can trigger greed and sloth at the same time actually. So for example, no, yung angle na how to make more while doing less, di ba? How to make more while doing less. That's one of the ano, that's one of the most effective angles that you can use if you're teaching or if you're offering investment. Pero wag sa investment kasi ano, more like scam kasi yun, pag ganun. Kaya yun nga, yung sinasabi ko kanina, ang daming nasa-scam. Bakit? Kasi they're using the angle on how to make more while doing less. Mag-invest ka lang, magiging ano yan, magiging 5 times yan. Mag-invest ka lang sa gold, na lalo nyo yung gold, etc. Maganda mag-invest sa gold, guys, but it's not always going up eh. It's not always going up. Legit mag-invest sa gold, pero wag dun sa mga companies that are promising you na 30% per something. Hindi siya guaranteed. Anyways. Lust. I want sex, love, and affection. So, we are all adults here. So, self-explanatory. But, more than the sex side, it's more of ano, love and affection. So, most applicable to sa mga dating advice or dating app, their core driver is to be connected kasi and loved. So, aside from dating advice or dating app, di ba? You can trigger the love and affection when you're selling a solution to someone na nasa ibang bansa nagwo-work. So for example, you're offering a solution na kapag ginawa nila to, may possibility or mataas yung possibility na makauwi sila in 1 year or 2 years. So you are triggering the love and affection there. Kasi, bakit? Kasi malungkot sa ibang bansa. Siguro, some of you, naging OFW na rin before, and if someone comes to you that promises that you can earn more here in the Philippines kesa sa in-earn mo sa nung OFW ka, malamang sa malamang uuwi kay. Malamang sa malamang i-entertain mo yung thought na yon. So that's love and affection. Okay? Nari, may nag-promise sa'yo na, oh, mag-ikom ka na lang dito sa local, etc., etc. Makaka-uwi ka in 1 to 2 years. You don't have to, ano naman, you don't have to resign. You can do this part-time, etc., etc. Mag-dropify ka, dropshipping, ganyan. Diba? Yun yung mga angles na, that you can use. Okay? I hope you're, naiintindihan niyo yung mga to. But if you have questions, mamaya, sagutin natin, no? May mga nakikita ko ng tatanong na eh, pero hindi ko muna pinapansin. Ayan, pride. I want to be superior to others. I know a lot of people na ganito. No, I want to be superior to others. Gusto ko mas mataas yung estado ng buhay ko sa kanila or mas maganda yung gamit ko kaysa sa kanila. Mas malaki yung bahay ko kaysa sa kanila. Okay? May mga ganyan. Maraming ganyan. So, ano ba yan? This is, very common, but this is different from greed. Kasi, ang greed is, gusto niya lang ng marami, regardless kung nasa baba siya or nasa taas ng ibang tao. Okay? But, sa greed, as a pride kasi, you are looking for superiority over other people to validate your self-worth. To validate their self-worth. So, for example, no, you can sell them on being better than others. Kunyari, mas malaking bahay. So, mas binibenta mo yung mas malaking bahay kahit meron namang mga mas maliit. Common to sa mga subdivisions, etc. Kunyari, Lancaster. Diba, may mga mas malalaki doon, may mga medium size, meron yung mga low end. So, pwede mong i-trigger yung pride
para i-sell yung pinakamalaking bahay, di ba? Kung nasa iyo yung pinakamalaking bahay, ibig sabihin ito yung parang pinaka high-end doon, ikaw yung pinakamayaman, mga ganun. So, yan, yung top dog, I sold the top dog copywriter program para maging top dog copywriter sila. Ano ba ibig sabihin kasi ng top dog? Yan yung opposite ng underdog. So, top dog meaning leader, boss, yan, or an expert in a certain field. So, I sold pride sa prospects ko. That's why top dog copywriter program yung name ng program ko eh. So, ayun, products that make you think you're superior than others. Premium brands such as Apple, yan, Dyson, tama ba yung pronunciation ko? Dyson. Basta yung ano, yung vacuum. Di ba, sobrang mahal nun? Hindi mo naman kailangan ng sobrang mahal na vacuum. Pero it offers convenience, etc. pa, di ba? But more than that, it offers the status symbol. The status symbol. That's why gusto mo rin ng SUV, hindi lang ng sedan. Bakit? Kasi pag nagdadrive ka, pag bumababa ka sa SUV mo, iba yung dating. Kesa nagdadrive ka ng Vios or Wigo. Gets? I hope you can relate to this. I'm sure you can relate to this. But that's how you can sell your product to other people. Mamaya, magbibigay ako ng examples. Examples. Okay. Sige. So, wrath. I want revenge and justification. So, ano ba to? Ito yung ano. You want to prove someone wrong. You can sell this. Kunyari, may nakita ko nag-comment, e-com courses. E-com courses. A lot of ano, e-compreneurs, nagsimula sa baba, di ba? Nagsimula sa baba. So, yung iba, nagdududa yung iba, pinagdudahan sila na, hindi mo kayang umaman. Pag nag-resign ka sa akin, hindi ka na, saan ka kukuha ng trabaho? Ako lang tumanggap sa'yo. Et cetera, mga ganun, di ba? So, you want to prove them someone wrong. May nabasa ako isang beses eh. E-compreneur siya. I'm not sure kung sino yon. Baka sikat siya sa industry nyo. I don't really know the guy. Pero ano, tawag dito? Yung tita daw niya, doon siya nagtatrabaho sa tinig niya, sa probinsya, tapos nag-resign. Tapos sabi ng tita niya is, paano ka kakain? Paano ka na makakakain? Wala kang mararating kung hindi ka magtatrabaho sa akin. Parang ganun. So, tapos ano, tapos yung sa post niya, ang sinabi niya lang is, eto na yung kinikita ko na ngayon, kung hindi ako nag-resign dun sa tita ko dati, hindi ako kumikita ngayon dapat ang ganito. So you can sell that. You can sell that to them. Diba? If they want to be successful because of something that happened in the past, maybe they were humiliated, yung nga napahiya, etc. Or people doubted their skills and abilities, you can tap to that. Okay? You will have a very powerful ano motivator. Very powerful ang RAF. Bodybuilding products, weight loss products, want to get back at your ex, mga ganun. Get back to those who bullied you in high school, mga ganun, mga ganun products. Yan, sa weight loss and bodybuilding, sobrang effective din to, RAF. Diba? Ayan, next, gluttony. So, gluttony, Darwin, ang gluttony, diba, yung sobrang pagkain, yes, you're right, but in our context, we will define it as the desire for consumption and comfort. Okay? Pag tinrace mo yung Latin word for gluttony, ganun yung meaning, hindi lang sa pagkain. Okay? Consumption and comfort. So I want to consume, and I want to be comfortable. Sorry, walang highlight yung comfortable. Ay, walang ano, hindi nakaibang color. But, yun yung definition ng gluttony. Okay? This is lack of self-control. Okay? Consumption of food, hindi lang food, information, movies. Nag-binge watch ka na ba ng K-drama? Malamang nag-binge watch ka na ng K-drama, no? So, baga parang buong araw ka nang nagka-K-drama, ang break mo lang kain, ganun. Minsan habang kumakain, nagka-K-drama ka pa rin. Consumption kasi is addictive eh. Gluttony, gluttony nga, eating, di ba? That's actually eating more than what you need.
Yung definition natin dito is consuming more than what you need. You consume more movies, more series than you need. Gusto mo lang naman mo entertain, di ba? Gusto mo lang naman ng break, etc. Pero sobrang tagal mo nang nanonood, dinaabot ka na ng mula umaga, pagkagising mo, hanggang madaling araw, umaga na, nanonood ka pa rin. Diba? Ang dami mo ng courses na inunrolan. Malamang guilty ka dyan. Ang dami mo ng courses na inunrolan. Inaral mo ba lahat? Inapply mo ba lahat? Ba't nag-i-enroll ka pa rin? Di ba? Pang ilang course na yung Top Dog Copywriter Program na enrollan mo? Di ba? Do you need all of them? Hindi. But you still buy? And you're still looking for other programs? Guilty? Type guilty nga kung ano. Hindi ko naantayin. Ayan, medyo guilty ba? Guilty. Kay drama. Di ba? Eh, anyways. Kung guilty ka sa courses, type mo rin ha. Pero, ayun. Ginagawa kasi ito ng tao kasi they feel comfortable when they overconsume. They feel comfortable when they overconsume. Narinig mo na yung comfort food, di ba? Hindi naman kailangan yung comfort food, pero meron ng label na comfort food. Di ba? But people still consume that. Kama nga eh. Kama, yung magandang example. Kama, bumibili ka ng kama, malambot na kama, hindi mo naman kailangan ng kama. Pero you want to be comfortable. Darwin, ba't hindi kailangan ng kama? Makakatulog ka naman kailangan ng kama. Huwag mo sabihin hindi ah. Kasi a lot of people natutulog sa kalsada. May kama ba? Wala. Karton meron. Minsan wala pa. Huwag mo sabihin sa akin kailangan mo ng kama. Pero malamang meron kang kama sa bahay. Di ba? Gets? Guilty sa dami ng courses. Yan, oh, guilty sa courses. Daming tinamaan na. Sorry. Pero, yeah, that's a reality kasi. Envy. Yan. I want to have more and better things because others have more and better things. So, iba to, iba yung motivator na to, yung envy sa greed at sa pride. Sa greed, regardless sa kung ano man yung meron yung ibang tao, wala kang pake. Basta gusto mo lang nang kumuha ng kumuha. Hindi rin to gluttony ah. Gluttony kasi self-control eh. Okay? So, sa pride naman, gusto mo lang mas mataas sa iba. Pero, ang envy kasi, kung ano yung meron ka, dapat meron rin ako. Or, pag hinaluan pa ng pride, dapat mas maganda yung meron ako kesa sa meron ka. Gets? Sino dito yung nakaranas na nung high school, elementary na lang, may magic pencil ka. Alam mo yung magic pencil? Yung ganon? Yung daming maliit tapos igagan mo lang? Magic pencil? O yung sabihin ganun kayo kabata, ha? anyways, kung natatandaan nyo yun, minsan, di ba napupudpod yun? So, bibili yung kaklase mo ng bagong magic pencil. Or bumili ka ng bagong magic pencil. Maya-maya yung kaklase mo, yung kaibigan mo, yung kaklose mo, meron na rin bagong magic pencil. Hindi lang yun, phone. Yung kaklase mo, naka 3210. Maya-maya, lumabas yung 3310, yun yung binili mo kasi yun yung unang phone mo, wala kang 3210. Yung naka 3210, naka 3310 na rin after a week or two, same na kayo. May nakaranas na ng ganun? Sorry, lumang-luma yung example ko. Pang-Mongol lang ako dati. Oo, ako rin Mongol lang ako dati, Mongol. Minsan nga hindi pa Mongol, yung kulay black na mataba, yung mas mura yata kasi yun. Oo, pang-rich kid yung magic pencil. Wala rin ako niyan, wala akong pambili niyan. Kaya ako naalala kasi, nainggit rin ako. Gusto ko ng magic pencil, pero wala kaming pambili. Wala kaming pambili. Ayan. Anyways, guys. That's envy, no? That's envy. So,
Well, Tagalogin na natin, inggit. Kasi merong mas maganda yung ano mo eh, yung ano yung kaklase mo or friend mo eh, di ba? It's ano eh, it's the fear of missing out. It's the fear of missing out. Kunyari sa stock trading, sorry, stock trading na naman. May lumabas na news na pwedeng umanto, pwedeng umakyat ng price. So ang daming nag-i-invest dun sa certain company na yon kasi ayaw nilang mahuli. Ayaw nilang maunahan sila ng kaibigan nila. Hindi na sila nag-iisip na baka naman bumagsak yon. Ang gusto lang nila is ayaw nilang maunahan sila ng ibang tao. Okay? Marami pa rin ganyan sa ngayon, iPhone, etc. Ganyan. Hindi mo naman kailangan ng bagong phone, pero bumibili ka. Hindi pa naman sira yung phone mo, pero bebenta mo para bumili ka ng bago. Lalo na kung nakita mong bago yung sa friend mo. Anyways, guys, this isn't dark stuff. Hindi to ano, parang grabe naman to si Darwin. Ano, ang sama ng mga tinuturo. Hindi, hindi. Promise, hindi. You can apply this. Kasi, yung seven deadly sins, ano lang yan? Parang reminder lang, magandang reminder na merong primal desire. Parang pinangalanan lang talaga yung primal desire. May primal desire inside us, inside each and every one of us, na sobrang tagong-tago na minsan hindi mo siya ano, hindi mo siya basta-basta matrigger. Hindi mo siya basta-basta matitrigger. Okay? So that's why I'm teaching you this. Ano lang siya, parang in-enumerate lang natin, pinangalanan lang yung primal desires ng seven deadly sins. Para lang mas madali siyang tandaan. Okay? Para lang madali siyang tandaan. Hindi to scam, hindi to budol, etc. This is a reality. This is a reality. Ganyan talaga. Kumbaga, you're just taking advantage of kung ano yung meron na. Okay? Primal desires kasi are simply emotions. Nagagalit ka, di ba? Naiinggit ka. Ikaw mismo guilty sa gluttony. Di ba? We're just reigniting them. We're just redirecting them towards our product para bilhin nila. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong gagamitin to sa masama. Sorry, corny. Pero this is one of my reminders dun sa before I started the program. Huwag niyong gagamitin to sa masama. Kasi copywriting is very powerful. Kasi persuasion yan eh. This is the key. Bakit ang daming nasa scam? This is the key. Bakit ang daming nasa scam? Kasi ang galing nila sa copywriting. Ang galing nila sa persuasion. Copywriting kasi is persuasion na nakasulat lang eh. Naka-words lang talaga siya. Ay, written words lang talaga siya. Diba? So, ngayon, no? If you want this to be a better world, corny, pero, yeah. Apply copywriting dun sa mga alam mo na product na maganda. You have to believe dun sa product na binibenta mo. Kasi ang isang criteria, dapat yung product mo mismo, bibilhin mo. Dapat yung product mismo, kumbaga meron kang cellphone company. Huwag kang bibili ng Apple. Bilhin mo yung phone company mo. Yung phone na pinaproduce nyo. Bakit? Kung ikaw mismo pala, hindi bibili ng phone na yun, ba't mo pa ibibenta? Kung ikaw pala, hindi mismo bibili ng product mo, ba't mo pa ibibenta? Ibig bang sabihin na hindi effective yung product mo? Diba? But syempre mayroong exemptions, no? Kunyari, ang product mo is pang gamot sa may diabetes. Kung wala ka ng diabetes, ba't bibili, di ba? May mga ganang exemptions naman, no? Pero, please, you have to be at least believe na effective yung product mo. You have to do research na parang effective ba talaga itong product na ibibenta ko? Kasi, pangalan mo yung nakataya dun. Pangalan mo yung nakataya dun. And you're just, ano, you're just, kung hindi pala quality yung product mo, kumukonsume ka lang, kumukuha ka lang ng pera sa kanila in exchange for trash, basura, walang silbi.
Would you want that? Gusto mo ba ganun ka makilala? And wag kang gagawa ng fake reviews. May nakita ako, nagalit talaga ako. Nagalit ako nung nakita ko yun eh. Gumagawa sila ng fake reviews sa Lazada. Hindi ko kinonfront yung tao eh, pero ano yung tawag nila dun? Dark hacks? Mga ganun? Etc. Guys, if you will rely sa dark hacks, sa fake reviews, huwag ka na lang magnegosyo. Tuturuan kita paano gumawa, paano ka bumenta without doing those shady tactics. Sobrang unethical. Sobrang unethical. Mababan ka pa ni Lazada niyan. Nakakagalit yung mga ganun. Nakakagalit yung mga ganun. Kasi you're basically scamming. Wala kang pinagkaiba sa mga scammers. Sorry, naalala ko kasi nainis ako. There's a way to make your products sell. To persuade your buyer, prospects to buy your products. There is an ethical way. And I'm willing to teach you that. Actually, tinuro ko na eh. For example, no, someone's idea of wrath might be channeled into positive body image. Diba? Or personal development. Tinrigger mo yung wrath, but the result is positive, diba? Someone's desire for comfort might be channeled into buying tools and equipment that make their lives easier. Diba? Example, do you need yung kama, 'di ba? Sabi ko, hindi mo naman kailangan ng kama, pero it will give comfort din sa tao, 'di ba? Sa customers, no? Ano lang talaga, para lang madali tandaan yung primal desires. That's why 7 deadly sins. Okay? Ngayon guys, actually marami pa 'to sa 7 deadly sins. Pero hindi ko na siya matuturo today kasi masyado na siyang mahaba. But tingnan ko nga muna 'yung mga reaction niyo. Dark review, mga dark review na 'yan. Huwag niyo gagawin 'yun, guys. Huwag gagawin 'yun. Anyways, I think you don't want to sound too salesy, di ba? Malamang sa malamang, nahihirapan ka mag-write ng copy, magsulat ng copy kasi masyadong masyadong needy, parang masyadong salesy yung message ko. So parang natatakot ako baka hindi bilhin. Kung ayaw mo maging masyadong salesy sa copy mo, nahaba na pala ng session, sorry. Pwede mong gawin to, write what they say. Okay? Basahin natin ulit, ganyan na lang. Ano ko yung mouse ko ulit, then basahin nyo, okay? Coach, maliit masyado. Maliit masyado? sige. Okay lang. Sige. Doon na lang sa next slide. Okay. Anyways, kung maliit siya masyado, sige. Paano ba? Sige, basahin ko na lang. Sorry. So, sa next slide, ganito lang naman kasi yung ginawa ko. Actually, nag-ano lang ako ng review sa Amazon. Amazon ko to kinuha. So, I tuturo ko rin to sa loob ng program. Pero, if you don't want to be too salesy, write what they say. Kasi, to be persuading, para convincing ikaw, yung sinusulat mo, you have to be able to relate to their problems. You have to be able to relate to them.
paano yung nangyayari? Kung ano yung iniisip nila, dapat yun yung sinusulat mo. So ngayon, saan ako kukuha ng iniisip nila? Pumunta ako sa Amazon review. Marami pang pagkukunan, pero kunyari lang, Amazon review. Kumuha ako sa Amazon review and kinuha ko yung 3 stars. Pwede ka naman kumuha ng iba, pwede. Pero eto, tapos ito, meron dito nakalagay 840 people found this helpful. So ibig sabihin, there are 800 plus people agreeing to this. Okay? So, since masyadong maliit to, sorry, kung masyadong maliit to, itong text na to, ang binanggit ko lang dito is, yung binanggit niya kasi dito is, I follow Dr. Axe on social media and I genuinely thought he would offer deeper insight and help me find other ways to be successful. So, may sinabi ko rito na most social media doctors think that the only effective keto diet plan involves etc, etc, etc. So, itong mga to, nanggaling lang talaga sa kung ano yung sinabi niya. Yan, mga arrows. So, since hindi nyo siya masyadong mabasa dito, basahin ko na lang to. So, sabi ko dito, most social media doctors think that the only effective keto diet plan involves expensive organic ingredients, bland healthy recipes, bland is matabang. While both are important, these are not the only ways to do keto right. Now, if you want to have deeper insight and find other ways to be successful, if you want to get your hands on affordable prescriptions, if you want craveable recipes, if you want to know whether to get organic, where to get organic ingredients that doesn't hurt your wallet, click this link to buy. Tapos title ng book. Ang binabenta niya kasi is book eh. Ngayon, ang kinuha ko rito is yung frustrations niya. Yung frustrations niya kasi rito is binili niya yung book pero hindi siya nakakuha ng deeper insight and other ways to be successful sa keto diet plan. Sabi niya rito, kala niya mag-offer ng deeper insight. Kung ano yung term niya na ginamit niya rito, ito. Kung ano yung term niya ginamit niya rito, deeper insight and help me find other ways, yun yung binanggit ko rito. Deeper insight and find other ways. Sabi niya dito, affordable prescription kasi nagre-reklamo siya, masyado daw mahal. If you want craveable recipes, eto, wala talagang word na craveable eh, pero ginamit niya yung craveable. So, other craveable recipes. Diba? So, ganun lang talaga yun. Sabi niya rito, organic ingredients. Bakit? Kasi yung sabi niya rito, yung organic ingredients daw, I can't afford what he says I should do to follow this program. Ibig sabihin, hindi niya afford yung ingredients. So, ngayon, sabi ko, if you want to know where to get organic ingredients that doesn't hurt your wallet, kumbaga mura, click this link to buy. So, ganun lang talaga kadali yung copywriting. Madali lang siya. Hindi mo kailangan sobrang magpakahirap sa pagsulat ng copy. Kasi minsan, or madalas, yung kung ano yung isusulat mo, ipoprovide na ng ibang tao. Ipoprovide na ng target market mo. Okay? So, ayun. Next, if you don't want to become too salesy, use hook value offer. Tanong nyo kay Trixie, malamang hindi siya familiar dito. Bakit? Kasi hindi ko pa ito naturo sa loob. Bago to. Bagong formula. Ituturo ko to sa loob ng paid program ko, pero next time. Ayun. So, hook value offer. Guys, swerte nyo kasi pangalawa kayo sa nakakuha nito. Tinuruan ko nito. Yung una is yung bonus winners ko sa program. Anyways, ang hook value offer kasi is you hook them with the first lines of your copy, email subject line or headline, ganyan. And you provide value without really selling, without being too salesy. You're just helping. The key here kasi, para hindi ka maging masyadong salesy,
tanggalin mo yung mga exclamation mark. You have to buy now, ganyan, ganyan. Kasi masyado siyang pilit, ganyan. What you can do is to genuinely try to help them. Genuinely try to help them. Solve their problems. Okay? So, malalaman nyo kung ano yung ano, no? Yung sinasabi ko, no? So, eto, can think of a story for your copy? Lingon-lingon ka lang. A lot of beginner copywriters ask me, Darwin, paano ka nakakaisip ng stories mo? So I asked them back, na-try mo na ba lumingon? Lumingon saan? Sa paligid mo. Ha? I can only imagine the expression on your face. My answer may seem mysterious and indirect, but that's all it is, really. Let me clarify that one for you. You see, you'd be able to craft a story out of anything if your story radar is turned on. Let me give you an example. Are you in front of your computer right now? What's on your right hand? For the sake of this example, let's say you're holding your mouse. Now, what story could you possibly generate from a mouse? Story angle one. You could use the analogy of the mouse being controlled by the hand with being employed and being controlled by the boss or company or anything that might have a hold on your reader. They might be guilty with something that has happened in the past or they might be thinking that they can't lead their own lives because they came from a poor family or they didn't even finish college. Anything, really. And at the end of the day, you ask them, when are you taking control of your life? So that's story angle one. Story angle two. You could say something like this. When you want to do something on your computer, say, open a file. You click your mouse. That's just a small action, but it can produce your desired result. Now, however small your action might be, don't think it's unimportant. You'll never know. That small action might be the one that opens the doors to opportunities you've been waiting for. You see what I'm talking about? And that's just a simple mouse. Now, I'd like you to look at your surroundings. What do you see? Can you craft a story out of it? Warm regards, Darwin. P.S. Reply to this email, the stories you've crafted for your copy. P.P.S. If you'd like to know more storytelling techniques that will make your prospects read your whole copy and buy from you, I suggest that you join the waitlist here. So I hooked them for them to be interested to read more. And I gave them value without really selling something to them sa una. Then I offered them something at the end. Kasi if you're giving them value and they want more of that, kumbaga parang you've proven yourself na, uy, oo nga, no, magaling to si, ano ah, si, kung sino man ah, magaling to si, nyari, si Trixie. Magaling si Trixie ah, alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung sinasabi niya. Kailangan ko pang matuto sa kanya. Kailangan ko pa ng tips, etc. You can offer them na, if you'd like more of this, ito yung product ko. Diba? Kanyari, you educate them, you give them value about their eyes, mata, mga mata, on how important their eyes is. Kumbaga parang how they can protect their eyes from computer radiation, mga ganun, etc. Tapos at the end of your copy, you educated them about the harmful effects of computer screen or being in front of computer screen, at especially na naka-quarantine tayo ngayon. So at the end of your value, at the end of the value that you wrote, you gave them, you will offer them something that will help them solve or prevent yung harmful effects. Diba? Guys, nagigets niyo ba? I hope nagigets niyo yun, no? O, nang dahil sa mouse, may nasulat ka na, sa amin, Trixie. Nang dahil sa mouse, may nasulat ka na. And that's just a mouse. Diba? Pero hindi lang ito, no? Ang point ko kasi rito is I give them value, a storytelling technique, para
maintay sila na, oo nga, no? Ganun lang pala storytelling techniques, no? So, gusto ko pa matutong mag-storytelling. So, mag-join siya sa waitlist ko. Okay? Tapos, yun nga, yung sa example ko kanina, sa eyeglasses, oo nga, no, harmful ang blue light sa, ano, sa blue light sa mata. So, I would, ano, bibili ako ng, ino-offer niyang blue light eyeglasses. Parang ganun. So, ayun. Kung ayaw mo maging too salesy, gamitin mo yung formulas na yun. Gamitin yung formulas na yun. Diba? Ayun. Guys, this is the end of the PowerPoint. I would like to share you something. Sorry, medyo mahaba na. Trixie, okay lang ba? Yes, coach. Okay ayun. Lang. Go. Sige, sige. Sorry, ano, hindi ko natansya yung oras eh, pero usapan kasi natin 1 to 1.5 hours, di ba? Pero sige, sige, sige. So, sorry. Pero ano, I want to give your members kasi something they can use wow. Immediately. Okay? So, actually, iba pa to dun sa ano eh, sa gift ko sana, pero since we were not able to ano nga, to hit the target, ito na lang muna. Pero ginawa ko lang to kahapon. So, wait lang, ibahin ko yung ano, share. Sorry. Nasa ibang file kasi siya. Yan, sobrang dami, coach. Grabe. Oo nga eh. Sample pa lang. Glimpse pa lang yan, guys. Ha? Hindi yan yung buong session 3 ko. Hindi yan yung buong session 3 ko. Marami pa yun. Tanin nyo si Trixie. Putol yan eh. Yes. Ginamit 3 hours yan. Oo. 3 hours. Yan. Anyways, ayun. Basta, parang... Basta wala pa siya sa kalahati, yung tinuro ko ngayon, sa session 3, hindi pa yun yung kalahati. Isang session lang yun, ha? Pero if you're learning a lot, approach niyo si Trixie after this webinar on how you can sign up sa next program ko. Pero for now kasi, hindi pa. Sa ano pa, sa mga susunod pang araw. Mamaya, sabihin ko kung kailan ako magla-launch. Pero, ayan. You can approach Trixie before and during the launch. Okay? But, ayun. Yeah. Guys, for now, I would like to share this one to you. This is one of the most... Sorry, I'm not sure kung ito yung most successful. But, if not, this is one of the most successful sales letters in history. Luma na to, 19-something pa to. Nakalimutan ko yung exact ano, year, pero sobrang luma na nitong sales letter na to. And if I'm not mistaken, wala pa rin tumatalo sa sales letter na to. So, in terms of sales, ha? Okay? So, i-highlight ko, guys. I-highlight ko. Then, basahin nyo na lang. Okay? Medyo nakapagod magbasa ng ano eh. And, highlight ko na lang, ha? Basahin nyo. Then, I will give something after.
Yan. So, tapos na guys. What I would like to show you today is how to break down copy, especially if you know that it's successful. Di ba, guys, meron kayong ano, alam nyo naman yung Facebook Ads Library, di ba? Huwag kayong kukopya doon, please. Kasi pinaghirapan nila yun eh. But you can break it down and ano ba yung ginamit nila? Ano ba yung ginamit nila doon sa Facebook ad na yun? Bakit effective yun? Okay? Then you can craft your own copy. Okay? This is how you study copywriting. Okay? So, i-break down mo siya like this. And I will show you yung seven deadly sins, saan yung ginamit dito. So, ayan. Sorry, medyo magulo na to, no? Pero, ito, yung dear reader, personal to. Now, sa email, pwede na siyang dear Darwin or something. Pero, since wala namang technology ganyan dati, well, ganyan lang. Anyways, ito, it triggers the imagination on a beautiful late spring afternoon. Hindi naman necessary to, pero trigger imagination yan. Ito rin pala, sorry, yung headline shows trust and credibility kasi Wall Street Journal. Wala nang ibang headline na ano na kailangan, kumbaga pampahype, wala na. Kasi nandito na yun eh, trust and credibility. Tapos ito, 25 years ago, and ito, yung happily married, yung civil status, yung ilan yung children, etc. That's demographics, yung tinuro ko kanina. Pero hindi natin pinocus on. But, yeah. Then, what makes this copy effective is, it is story. Dito, it is story. Then, ano, dito naman, ng similarities. Nagbanggit siya ng similarities. Kasi mamaya i-compare na niya eh. So, ngayon dito, sabi niya, they were still very much alike, etc., etc. Kumbaga, until this point, kala ng reader is everything was okay. Ay, sorry. Kala ng reader, sira. Anyway, sorry. Sira. Kala ng reader, everything was okay. So, but after this paragraph, ito na, yung plot twist, yung conflict. But there was a difference. Yung isa, manager ng small department of that same company, and the other, president. So, anong trigger dito? Yung envy. Yung envy. Bakit siya, ano, bakit siya president na, bakit ako manager pa rin? Yung hidden fear. Matuturo ko rin ang hidden fear sa program, pero syano na kasing mahaba. Pero yung hidden fear niya is, hanggang dito na lang ba talaga ako? Hanggang small department na lang ba yung kaya kong i-manage? Hindi ko ba kayang mag-manage ng buong company? Tapos dito yung pride. If someone is talking to ano kasi, to people na, tawag dito, na manager pa lang, tapos gusto ng mas malaking, mas mataas na position, and those na gusto talaga maging presidente. So, they are triggering pride dito. And it shows the hidden dream. Maging presidente ng kumpanya. Okay? Then dito is paradigm shift naman. Sabi kasi dito, have you ever wondered, as I have, what makes this kind of difference in people's lives? It isn't the native intelligence or talent. Kasi kala ng tao, dapat matalino, dapat talented, dapat dedicated. Hindi rin daw na kasi yung isa gusto ng success, yung iba ayaw. Hindi rin daw yon. The difference is lies in what each person knows and how he or she makes use of that knowledge. Yun yung totoong difference. So the author shifted the mindset or reframed the mindset of the reader first before going deeper. Okay? So, eto, maganda rin to kasi the author is personally talking directly to the reader. Have you ever wondered? Have you ever wondered? Kinakausap niya. Okay? Then, eto, yung dito naman, to give its readers knowledge that they can use, solution na, after the problem, nag-present ang solution. After the problem, ni-reframe yung mindset, yung pre-existing beliefs,
Then, they gave solution. Okay? Then dito, sa solution na to is to give its readers knowledge, knowledge that they can use in business. So, readers' knowledge, diba? So, that's actually pride din. Kasi, bakit? I have to know more than what my colleagues know. Dapat mas marami akong alam. Diba may mga ganun? Dapat mas marami akong alam. So, ito rin naman yung, sorry, yung mga, ano? Anyways, envy din, envy. Kasi, ano, anong tawag mo dito? Hindi ako dapat magpahuli. Dapat alam ko rin yung alam ng iba. Okay? Pwede rin siyang gluttony kasi I don't really need everything pero gusto ko pa mag-consume ng knowledge. I don't need every knowledge na meron na ako pero gusto ko pa, I want more. Parang ganun. So sa sloth, nasisira yung file ko, sorry. Sa sloth naman, knowledge they can use in business. So, kumbaga parang, ano, magbabasa lang ako, magkakaroon ako ng knowledge, and I can use that in business. It's that simple. Diba? Sabi ko sa slot kanina, but, diba? Gusto nila ng simple and easy. So, the author presented an easy way on how to gain more knowledge and apply sa business. Diba? Imagine, nagbasa ka lang, nagkaroon ka na ng knowledge, pwede mo na i-apply. Diba? USP, ito naman yung USP niya. Anong USP? Unique selling proposition. What makes this product unique? So you see, the Wall Street Journal is a unique publication. It's the country's only national business daily. Each business day, it is put together by world's largest staff of business news experts. So that's the USP. Bakit kay Wall Street Journal ka kailangan mag-subscribe? And this one is pride or envy then. Why? Kasi pride. It's the country's only national business daily. So para siyang lumalabas na Apple ng journal dati. Para siyang Apple, 'di ba? So that's pride or envy. Ayaw kong pahuli. Kung nagbabasa ka ng Wall Street Journal, dapat nagbabasa rin ako. Okay? So dito naman is kung babasahin niyo siya ulit, sloth din kasi sabi niya, the Wall Street Journal gives you all the business you need when you need it. Ganun ka simple. 'Di ba? Tamad. Sorry, pero I want simple and easy. Gluttony can be pride or envy too, pero more like gluttony. Sabi dito is broad range of information of interest and significance to business-minded people no matter where it comes from. Not just stocks and finance, marami pang iba. But anything and everything in whole fast-moving world of business. I don't need everything, pero gusto ko lahat makuha. So gluttony. Can be pride din kasi nga ayokong pahuli, kailangan mas marami kong alam sa'yo, or envy, kailangan pareho tayo ng alam. Gets? Nakakausap ka na ba ng alam lahat ng bagay? Yan, sila yan. Ito naman, gluttony din. So right now, kasi dito in-enumerate niya yung lahat ng makukuha. So right now, I'm looking at the page of the journal. Combines all important news of the day. In-enumerate niya every phrase of business covered. Inflation, wholesale prices, car prices. Tapos dito, and there's a page inside the journal filled with fascinating and significant information that's useful to you. The marketplace section gives you insights into how consumers think and spend. And so gluttony, I don't need everything, but gusto ko lahat. Ito, then is illustration of the product. Kumbaga, in-illustrate niya what it is like to consume the product, ano ba yung makikita ko, ba? Then, dito naman, in illustration pa rin ng product and gluttony pa rin. Dito naman, if you have never read the Wall Street Journal, you cannot imagine how useful it can be to you. So, that's FOMO or fear of missing out / envy. So, low entry barrier, trial, before spending more. Kumbaga, sabi kasi niya dito, put our statements to proof by subscribing to the next 13 weeks for just $44. And this is among the shortest subscription terms we offer. Kumbaga, try mo muna. Kung hindi mo magustuhan, pwede ka naman huminto ng subscription, di ba? But, if you want to save more money, kung gusto mong makatipid, 1 year na yung kunin mo.
Sus, for $149. You save over 40 of the cover price of the journal. So, ano yung nandito? So, discount for those who already trust the brand. Kumbaga, alam ko na kung ano yung meron sa Wall Street Journal. I already trust them. I already know them. I already like them. So, eto na yung kukunin ko para makatipid ako. Ano yung tinitrigger niya rito? Greed. More money. More discount. Mga higher discount, mas masaya, di ba? Simply fill the out the enclosed order card and mail it, postpaid, etc. So, ano to? Slot. Simply fill. Kumbaga, wala nang pahirap. Simply fill out the enclosed, tapos mail it. Yun na yun. Diba? Ito, guarantee. Allaying their fear. Kumbaga, tawag dito. More on this sa inside the program na, pero if someone tells you kasi na it's okay, you don't have to fear anything, everything will be okay, or calm down, mga ganyan. Iba yung dating eh. Iba yung dating. So, dito, you are becoming more persuasive by allaying the fear of your reader. So, ito yung guarantee. So, the journal's guarantee, should the journal not measure up to your expectations, you may cancel this arrangement at any point and receive a refund for the undelivered portion of your subscription. Kumbaga, kung ayaw mo talaga, kumbaga, tinry mo na, ayaw mo talaga, balik, babalik namin yung pera sa'yo. Okay? May hidden objection kasi na baka hindi ko magustuhan yung content, ganun. So anyways, ito din can do for you what it is doing for millions of readers. So millions of readers, tapos ako na nahuhuli na ako sa balita. So FOMO, envy. Tapos urgency rin to actually kasi millions of readers na, antayin ko pa bang maging tens of millions of readers? 'Di ba? Kailangan ko ng I have to get in. Tapos urgency without delay. So please email and close order card now. And we will start serving immediately. I need to get my hands on this journal ASAP. And tapos dito, knowledge, usable knowledge and its application. So eto, you'll get not just any knowledge but useful knowledge. Hindi lang knowledge. Baka yung competitors nagbibigay ng knowledge, but us, the Wall Street Journal, we give useful knowledge. Okay? But eto, caveat, you have to apply it. You need to apply all the knowledge you need. Diba? Ayan, guarantee na naman dito. So yun, ganun, guys, sorry, medyo mahaba, pero ganun mag breakdown ng copy and you've seen how powerful the seven deadly sins are when writing your copy. Masyado mang dark yung copy, hindi, 'di ba? Hindi naman siya dark, 'di ba? Hindi naman siya parang pilit na pilit ibenta. Pero you were able to incorporate the concepts of the seven deadly sins. Okay? And this sales letter has been one of the most successful, if not the most successful, ah. Hindi naman kasi updated sa sales nila. Pero, ayun, it's that powerful. It's that powerful. The primal desires. Okay? Ayun, guys. Actually, yun na yun for our today's webinar. Sorry, naka 2 hours na tayo. Promise ko kay Trixie is 1 to 1.5 lang. Ayun. Okay lang, coach. Sorry. Sobrang yeah. Dami naman namin natututunan talaga. Yan. Sobrang thank you. Grabe. Diba? Okay. Thank you, coach. Ayun. O, kamukha mo daw si Rico. Actually, hindi lang ikaw yung nagsabi niya. Marami na nagsabi sa kanya niyan. Isa na ako doon. Ayun. Thank you. Ayan. Bali, coach, ito. May nag-comment kanina. Sabi, yan. Copywriting transports the reader into a wonderful feeling of using the product. That's what I feel reading the sample templates of Sir Darwin. At one point, I was in Italy eating pizza while drinking wine.
Then had a cup of coffee noontime while sitting in the garden. So yun. So, ah, maganda yan, maganda yan. Yun. Tapos meron pa po eh. Saan na yun? Meron pa po nagtanong kanina, yung kailangan daw po ba ng call to action? Nasaan na ba yun? Call to action? Nothing. Sorry coach, hinahanap ko yung ano eh, yung comment na yun. Wait po. Guys, kung may questions kayo, ano nyo lang, comment nyo lang para kasi natabunan na yung ibang questions. Okay. Medyo mahirap na siya hanapin. Yeah. Ayun, eto po. Yan. Kailangan ba CTA maraming beses mag-appear sa buong copy? Ah, magandang question yan, no? I actually do that in most of my copies. Kumbaga, ano, tawag dito? If I made a point, kumbaga, nagbato na ako ng isang selling point, I would put CTA dun sa after that point. Then, I will continue. Then, another point, CTA na naman. Then, I will continue ulit or depende kung tapos na. Minsan, makaka one or two CTAs ka or more pa, ganun, sa isang copy mo. Pero in one of my examples kanina, yung sa hook value offer, kasi since I was really giving value lang, kasi nagbibigay lang talaga ako, kumbaga, without expecting in return, kumbaga, it's just a bonus if they join the waitlist. So, ang nangyari doon, isang call to action lang. Ngayon, yung CTA, dapat isang klase lang. Ang pinakamagandang CTA is isang klase lang sa isang copy. Yung kanina kasi merong dalawa, reply to email tsaka join the waitlist. Pero ang goal ko lang talaga kasi doon is primarily to give value. Bonus na lang yung dalawang CTA na yun. Pero if you're really trying to sell something, isang CTA lang sa isang product, sa isang post. If you're trying to sell talaga, isang CTA lang. Maraming links. Link dito, link na naman. Pero you don't have to, parang link number one, pupunta sa website number one. Link number two sa product number two. Link number three, product number three. Wag ganun. Isa lang. Pwede siyang marami, pero pare-pareho lang siya. Ayan. Mm-mm. Ayun. So, coach, ano lang, baka kasi hindi lang nila matanong, no? Ako na lang magtatanong para sa kanila. Kasi di ba marami yung halimbawa naggagawa ng ads, tapos maraming emojis, yung ganyan. Prefer maraming emojis, like yung dollar sign, tapos parang nakashock na ganyan, na emoji, ganon. Sige. Actually, hindi kasi ako expert sa emoji. Sorry. Tawag dito. Hindi ako masyadong magamit ng emoji. Ang emoji na pinakagamit na gamit ko is yung lumang-luma pa, before pa, yung smiley na colon, tapos parenthesis, ganun. Lumang-luma na yun. 10 days pa yun eh. Pero, tawag dito. Maraming gumagamit ng emojis sa Facebook ads ngayon. Actually, sa email, marami na eh. Pero, hindi, kung walang context, kung hindi maganda yung copy mo, walang silbing emojis. Kahit gano'ng kaganda yung pa yung emojis mo, hindi rin babasahin yung buong copy mo. And I would not suggest na i-replace mo yung, kunyari, building na word, kunyari lang, building na word, ng building na emoji. I wouldn't recommend that. I mean, sa akin lang, kasi, una, yung target market mo, ba maintindihan yun? Hindi ko sure eh. Pero it depends din eh. Kung millennial, maintindihan. But if you're targeting, medyo may age na. Professional. Hindi siya bagay eh. So, ayun. Pero you can experiment on that one naman. Kunyari, isang ad may maraming emojis, tapos yung isang ad wala. As in, totally wala. Pwede na. Ganun. Pwede ka naman mag-try ng ganun. So,
kung ano yung mag-work, kung saan mas mabenta, edi yun yung ano, i-continue mo na nagawin. Ayun. Ako sa bagay, yes. Oo nga. Ayun. Ayun. Questions pa, guys? Meron pa ba? Yan. Ito, may nag-comment. Solid tips ay, salamat, and tricks. Salamat, salamat. Salamat po. Ito, Facebook user lang din. Oo nga eh. Yes. Actually, guys, ano pa lang to? Yun nga, yung Seven Deadly Sin. 3 hours namin yan tinake sa isang session. Oh. Tapos tayo, sobrang ano pa lang yan. Sobrang sinummarize pa ni Coach. So, alam nyo yun. Kaya, if you're, last time nga, diba, sabi ko, if you're interested to really learn, he will be having second batch. Diba? Pero to be announced pa kung kailan ba yan, Coach, tama. Ay, yung, sorry, yung kailan, sa June 8. June 8 ang opening natin. It will remain open on, until June 12. If walang, hopefully, God willing, wala tayong maging problema sa launch, sa system, etc. Sa affiliate system natin, sa website, etc. Matutuloy yung launch on June 8 hanggang June 12. After that, hindi muna tayo mag-open ulit ng ng course natin kasi I would like to focus on on my students inside dun sa batch na yon kasi ayokong tanggap ng kumbaga parang forever siyang bukas tapos tanggap ng bagong students kasi hindi mo masusuportahan yung bagong batch. So I would like to dedicate my time and effort dun sa magiging bago. And ayun, yung price, hindi muna natin i-disclose. Malalaman niyo siya sa June 8. Ayan. Yes. Pero alam na ni Trixie kung magkano eh. Oo. And ako rin sabi sa'yo, very kung yung value lang din naman ng matututunan nyo, sobrang sulit yung ibabayad nyo. Yun. Sobra. It's more than what can Coach Mark can deliver. Sobra, over-delivered talaga. Sobra. Yung sabi ko nga nung sa first batch, kasi, di ba, introductory price nga yun. So, sabi ko, grabe yung lessons. Para ako uling nagmamasteral. Parang ganun yung dating. Kaya yun. Kaya I really want to share it to them, Coach. Yun. Walang halong bola. Talagang I really want to share it to them. Kasi salamat. Marami talaga ngayon yung parang copy-paste yung mga caption. Oh. Parang sayang kasi yung potential eh. Ganda ng product, sellable. Pero kung hindi mo ma-maximize yung potential because of the caption, alam mo, tama eh. Sakala mo lang caption lang yun. Pero if you really were able to target yung right audience, matouch mo yung heart nila na kailangan ko yan. Diba? Sayang yung potential na sales. Kaya yun. I would like to comment pala dun sa sinabi mo na copy-paste, no? Actually, yun nga, nakikita ko rin yun. A lot of people are copying and pasting na lang yung captions, yung copy from other business owners. Guys, huwag nyo gawin yun. Kasi, paano kung pangit yung copy niya? Hahayaan mo bang mag-fail? Mag-fail yung business mo dahil pangit yung copy niya. Kala mo bumibenta siya? No. Ay, baka sa kanya yun. Pero, wag. Kumbaga, wag mong i-depende yung success mo sa ibang tao. Gawan mo siya ng paraan. Gawan mo siya ng paraan. Ayun. You also have workshop of copywriting. Meron kaming program ng copywriting. So, iba kasi yung definition ng workshop eh. Pero dun sa program namin, meron kaming assignments and a lot of students are posting their drafts inside the group and a lot of my top dog copywriter alphas are helping each other para improve yung copy nila. Yes. So I always encourage na i-post yung copy dun sa loob ng program and you don't have to worry about someone stealing your copy kasi yun yung inaano namin eh. Pinopromote talaga namin walang copy paste, kasi walang copy paste. Kahit i-post mo yung copy mo ron, walang magnanakaw niyan dun. Ayun. Yes. You will have 200 something, so 200 something other top dog copywriter alphas behind you. Supporting you,
helping you revise your copy, providing feedback if you need one, ganun. And if you have questions, post ka lang ron, daming sasagot. Yes, totoo yan. Yeah. Oo. Meron kami mga classmates, yun nga, nagpo-post din ng mga ano, yung parang bago nila i-publish. Kung okay ba to, how can it be, improve, better, ganyan. So, yun. Kaya yung iba, actually marami maganda talaga yung results. Yung mga hindi nila akalain na kaya pala, wala silang portfolio, yung kaka-start lang, yung sa freelancing, diba? Tapos bigla nakakuha sila ng mga clients nila. Oh. Amazing. Copywriting talaga works magic. Magic talaga, diba? Kaya, baka sabihin nila kasi sobrang nangahype tayo, pero totoo kasi yun. Ganyan talaga yun. Actually, yun nga kala nila hype, pero hindi. Marami po kasi talagang hindi alam yung copywriting. Akala nila basta may ma-caption ka lang. Yung ganun, may ma-title ka lang, may ma-headline ka lang sa post mo, okay na yun. Ganun din po kasi yung thinking ko dati. Parang, diba, yung glutathione. No? I-list ko lang doon kung para sa saan yung glutathione. Pero diba, pero kung na-touch mo yung gusto mo ba pumuti, ganito yung ano, mas mataas po yung conversion talaga. Kaya yun. Actually. Kaya. Tsaka yun din pala, kaya, sorry. Ay, sige. Ikaw na. Kaya, yun po yun dun sa Lazada, di ba? Yung sabi nyo nga po, yung bulleted na caption. Na features lang. Kaya si Lazada, nagkaroon sila ng feature na lorry kit. Yung sa product details, para doon mo lalagay yung pictures, yung reviews, more detailed information. Parang you really walk the customer through about the item na parang nahahawakan nila, na nakikita talaga nila sa personal. Kaya very effective po din talaga yung tamang magandang copy sa lorry kit, sa description. Very effective. Yun po. Tama. Yun din pala, kasi nabanggit mo yung glutathione. So, I was, unang pumasok sa isip ko yung sinabi mo kanina, front row, nag-front row ka rin. Guys, yes. you don't have to fear Facebook ads when you're doing MLM. Di-disable lang naman ni ano yun, or hindi lang naman i-approve yun kung MLM mismo yung pinopromote mo. Yeah. Kung may word na MLM doon, or recruit, recruit yata is ano rin eh, parang trigger word din yata yun. Hindi ako expert sa trigger words masyado, pero ang alam ko lang talaga is if you're promoting MLM, hindi yun i-approve ni Facebook. Ngayon, what you can promote is yung product nila. Ano ba yung silbi ng product? 'Di ba? Kasi a lot of ano, kunyari Yusana, Yusana is ano, 'di ba, vitamins. I see a lot of ano ads about Yusana kasi hindi naman recruitment yung pinapromote nila sa ads, yung benefit nung product. Kasi in the first place, yun naman kasi talaga yung ano, yung MLM eh. You're selling yung products nila. Actually, ang bonus na lang talaga dun is yung referral. Pero ang ginagawa kasi dito sa Pilipinas, referral ang main source of income. So, medyo nadidefeat yung purpose. So, yun yung ayaw ni Facebook. Pero pwede mong malusutan yan. Yes. So, yun nga, dun na papasok yung kung gaano ka, yung skills and gaano kaganda yung copy mo. Kaya, very important. Yun. Yes. Ayan, po, copywriting is actually a high-income skill then. Yes, yes. Even if you're not into selling. Yes, you can use the skills acquire clients. Yes, sobrang dami, di ba, coach? Sobra. Si Demi, di ba? Not familiar si Demi yun. Tuturo siya. Meron din sa ano, sa loob natin, sa Top Dog Copywriter, tawag dito. Wala siyang portfolio, wala siyang kahit ano. Tapos parang in just a couple of days, nakakuha siya ng client. International eh. Tapos in-offer niya ng sobrang baba kasi ano, ang gusto niya lang is testimonial, tsaka parang sobrang babang fee.
Kasi nga, nagsisimula pa lang siya, hindi siya confident. Alam mo yung sinihil niya, 25,000 pesos. Tapos ilang days niya lang Wow. sinulat yun. Oo. Ayun. Actually, nag-post siya nung nakaraan eh. Pero hindi niya pinost yata kung magkano yung kinita niya. International client. Mm-mm. Ayun. So, di ba, kukwento-kwento ka lang. Kukwento ka lang. Ganun na yung potential. So, yun. Wala na silang questions, coach. Wala na ba? So, ayun, siguro ano na lang, final words or any advice sa paano yung nga, sa mga e-compreneurs, kung paano nila talaga i-improve or gusto nilang i-apply sa selling nila or sa services nilang copywriting. Siguro, ayan, ano na lang, final message. Ayan, guys, so, una, I would like to thank you for attending. I'm not sure kung ilan yung umattend kasi hindi ko kita dito on my side. But I really hope that a lot of people will be reached by this webinar today. So, kasi automatic replay naman to sa Facebook, ba? So, tawag dito. I'm not sure kung sa group mo lang ba to open or sa outside the group din? Dito lang po sa group eh. Sa group lang, no? So, dito lang ayun. Po sa group. Yeah. If if you really want to help your friends and family, you can add them inside Trixie's group. And kung may friends ka na sa loob, itag mo sila. Kasi yun nga, this is teamwork eh. And nasa crisis tayo ngayon. We all know that, and the Philippines needs to bounce back. One of the ways for our country to bounce back is for you to succeed. Ikaw mismo dapat mag-succeed para lahat yung buong country is mag-bounce back from whatever crisis we are in, 'di ba? Guys, corny, alam ko, pero it's a reality. We need you. The Philippines need you. Promise. Hindi aside from the fact that you want this for yourself, for your family, the whole country needs you. Kaya I really encourage na i-share niyo siya sa friends and family niyo. Wag mong solohin yung knowledge. Hindi, tawag dito? Tulungan tayo dito. Tulungan tayo dito. So, kung hindi nila napanood to, tag them. Tag them. Share your key takeaways dito sa video mismo, sa live na to, para ma-encourage sila, uy, ito yung natutunan ni Facebook user. Puro Facebook user. Ito yung natutunan ni ganito. So, mukhang interesting webinar. So, I have to watch this one. Diba? Sabihin mo rin dun sa comment na kahit 2 hours and something minutes na to, ang dami mong value na nakuha, etc. Mga ganun. Kung madami nga talagang value na nakuha. So, then second reminder din, guys, yun nga, don't copy and paste other, kasi you're nagpipiggyback ka sa ibang tao. So, what if hindi siya successful sa ads niya or sa post niya or something, di ba? Ibig sabihin, hindi ka na rin magiging successful, di ba? So, would you want that? Gusto mo ba talagang ganun yung mangyari? Di ba? Hindi. You have to get ahead. And for you to do that, you have to improve yourself. It's either, kasi there are two things eh. It's either you hire a copywriter, a good one, pero mahal yun, or you learn how to write copy. Kasi a lot of business owners, talaga nag-hire naman talaga sila ng copywriters. But, if you're just starting out sa business mo, lalo na kung ngayon ka pala magsa-start, you have to learn how to write one habang muram pa yung course ko. Guys, well, hindi ko babanggitin yung price, sorry. Hindi ko babanggitin yung price. May malalaman nyo yun sa June 8. But, Nagpa-survey ako sa group. And kinumpute ko yun eh. Nagpa-survey ako, mas marami yung nag-comment ng ganitong price kasi tatlo yun eh. Low, mid, high. Mas marami yung nag-comment sa mid, sa low. Pero ang dami rin kasi nag-comment ng high. Wala masyado sa mid eh. Ngayon, kapag yung votes sa high, pag kinumpute mo yung total nun, kunyari,
basta kung kinumpute mo yung total noon, yung number of votes times the price nung high, compared dito sa number of votes times the low price, mas malaki yung kikitain ko dun sa high. Pero dun sa comments kasi, dun sa comments guys, may mga, wala si Trixie yata. Dun sa comments kasi, may mga nag-ano, may mga nag... Ay, wait lang coach. Sige, sige. Hindi, okay na. Nalobat lang ako. Okay na. Ah, sige, okay. So, ayun. Dun sa ano, dun sa poll, tawag dito? Yun nga, mas malaki yung kikitain ko sa high price. Pero dun sa comments kasi, nung poll, tawag dito? Ang daming nagsabi na for us to be able to reach more people, as in, mas maraming, ano, mas maraming Filipino lives, offer natin siya na mas pababa pa. Increase na lang natin paunti-unti. Kasi, ano eh, tawag dito, may nagsabi nga eh, may nagsabi, yung developer ko, sabi niya, coach, you should offer your course 6 digits. At least 100,000 yun. I'm not sure kung nagkamali siya or ano, or something. Pero ilang beses niya kasi inulit na 6 digits talaga or 6 figures ko siya isingil. Kung baga ganun yung value daw sa kanya. So, sabi ko, pwede naman, yes, but kukunti lang yung ma-reach natin. So, sabi ko, let's start low muna. So, guys, you have to take advantage of this. Yeah, actually ako I voted for the yung mahal. Nakita kita. Kasi I really based it on sa value, yung natutunan ko. Parang ganun. Kasi sobrang, parang kung doon ako sa low, parang, lo, grabe naman, talaga ba? Parang, kung yung effort ng pagturo, yung value nung nakuha ko, parang kulang. Parang kung ako yun, coach. Kaya, ayun. Pero you're so generous kasi, ayun nga, you're going to offer it dun sa, yung kayang ng mga tao. So, yun. Tsaka ano kasi, take into consideration ko rin kasi yung crisis natin ngayon. Kasi a lot of people, even if yung mga friends ko, tawag dito, nahihirapan sila sa work nila ngayon. Yung iba, parang tinigil na rin talaga yung sweldo. Yeah. So, kung mag-i-invest pa sila, nang medyo mas malaki, baka mahirapan na sila. So medyo binabaan na lang muna natin ngayon. Pero guys, you have to take advantage of this launch kasi aakit lang ng aakit to. Kasi as we get more testimonials, as we get more results from students, tumataas lalo yung value, yung perceived value ng training. So aakit lang rin talaga yung price na to. So this is my second launch pa lang, but there are a lot of positive feedbacks na. And there are a lot of results now from the students. And I wouldn't recommend that you miss this one. Promise. Ako din, coach. Tsaka limbawa, kung yung dun sa ibabayad dun sa program, kung i-apply mo agad yung matututunan mo, so baka kinabukasan mabawi mo agad yung in-invest mo dun sa learning. Kaya, ayun, yun nga, kaya nagkakaroon ng mga course hoarder, tapos parang enroll ka ng enroll, wala namang napupuntahan. Kasi kulang din sa take action, which is yun yung kailangan, di ba? Exactly. Yun yung totoong investment. Hindi yung pag-enroll. But, how you really practice yung mga courses na in-enroll. Diba? Para hindi naman sayang. Yun po. Kasi ako nung diba coach, yun nga, yung in-apply ko nga agad, nabawi ko naman agad. Parang dalawa lang mabenta ko. Bawing-bawi na, diba? Kaya, ayun. Wala pang kalahati ng program yun, di ba? Nung nabawi mo yung investment. Wala. Ayun. Wala. Ganun. Oo, coach. Wala. Nahiya pa nga akong share yun sa'yo. Oo nga eh. Di ba, okay. Kasi namiss ko talaga ako. Kasi nagulat ako. Kasi di ba na
hindi siya na nare-reject siya paulit-ulit. Tapos nung na-approved, 2 hours pa lang, may ilang shares na, may ilang ano na, ano lang mabenta yun, na. Ang ads ko lang 100 pesos. Hindi kasi talaga gumagasto sa ads. Kaya yun, di ba? So, ibig sabihin, kada may nakakita, nag-e-engage agad sila, hindi lang nila basta nadaanan lang. Oh. Kaya yun. Ayun din pala, magmumura yung ads mo kapag maganda yung copy mo. So, yun. Ayun. Tsaka, yes. Yun nga rin pala, guys. No? Pag na-ano mo talaga yung... Ayun. Sorry. Yun nga rin pala, no? Kasi nabanggit ni Trixie kanina yung taking action, no? So, the knowledge that you learn from me today and the knowledge that you will learn from me when you enroll, that's just potential power. Knowledge is not power, it's just potential power. Without action, walang mangyayari. Okay? Kahit mag-enroll ka sa program ko, walang mangyayari. Hindi ako magician. Yes. Hindi kita kayang gawing successful if you don't take action. Okay? But the good thing here is, madali mag-take action, lalo na kung dedicated ka talaga. And, tawag dito, and I will guide you through, we will guide you through the program para mas gumaling kang copywriter, and you can apply all the concepts on your own business. Si Trixie nga, wala pang kalahati, parang third session lang yata yun, nabawi niya ng investment niya. Oo, coach. Ang dami pang sessions. So ayun. Basta ayun. Don't miss this opportunity. Again, this is not just hype. Kasi sabi ko nga, hindi ko naman ito i-introducing if hindi ako natuto talaga. And ayun nga eh, kasi I really want you to learn din kung ano yung natutunan ko. And maraming nga sa inyo yung sasabi kung paano ko yung ginagawa. So ito na, sinasabi ko na sa inyo kung paano ko yung nagawa. So it's up to you na if, di ba, kayo naman na mag-a-apply sa sarili ninyo. Yun. So yun. So coach, sobrang thank you sa time mo. Grabe, diba? Ako nga nahihiya kasi sabi ko, diba, 1 hour lang. Nag-iilang ano na tayo. Hello? Hello? Ayan. Nawala ba si Coach Darwin? O ako yung nawala? Nawala ba? Nawala si Coach nawala. Darwin. Ayan, ako yun. Ako ba yung nawala? Sorry. Hello? Okay lang. Oo, okay yata. Na. Anyway, opo, ayun. So, ayun nga, guys. Ayun, tumigil. Kayo po, Coach. Akala ko ako. Ako ba? Okay, sorry. Anyway. Okay lang. Anyway, yun nga, ayun, ako yung nahiya kay Coach kasi usapan namin 1 hour lang. Sabi ko, sobrang brief lang, Coach. Yung kahit summary lang nung, yun nga, 7 Deadly Sins. Pero, grabe, diba? Sobrang, hindi lang summary. Sobrang detailed pa rin nun. Kaya, sobrang thank you, Coach, sa time and sa valuable session na to. So, yun. Ayan. Sige. Ayan. So, maraming looking forward sa yung course. So, guys, siguro wait nyo na lang din yung announcement. That's on June 8th. Diba? So, ilang araw na lang yan. Ayun. But if you have any questions, feel free lang to message me or add nyo yung page ni Coach Darwin. May page siya. And kaya Coach, 'di ba, meron tayong open na yung sa Top Dog. Open 'yun, 'di ba? Oh. May page yung siguro share mo na lang rin yung link sa group. Pero, okay lang. Pero guys, I will share it. Ay, sorry.
Guys, pag nag-announce si Trixie sa ano, sa before June 8, may link siyang i-share sa inyo. I would suggest na you sign up on that link. Okay? Mag-sign up kayo sa link ni Trixie mismo. May offer ka bang ano? Mamaya na lang, mamaya na. Pero ano, I offered din kasi the program to my students, affiliate sila. So one of my students si Trixie nga, so affiliate siya ng course ko. So I would suggest na sa kanya kayo mag-sign up kasi in the first place, siya naman yung nag-introduce sa akin sa inyo. So I would highly suggest na sa kanya kayo mag-sign up. Okay? So mamaya, usap tayo ulit. May tatanong ako. Yes. Sige, coach. Walang problema. Ayun. So, yun, coach, thank you so much sa yung time. Di ka na namin iho-hold ng matagal. This is, ano na, sobrang beyond, ano. Ganyan si Coach Darwin. Ano yung sabi ko nga sa inyo, laging over-delivered talaga yung mga, ano niya, yung course, ito, yung sessions, di ba? Hindi kaya na isang oras lang sa sobrang daming, ano, matututunan. So, yan. So, yan, Coach. Thank you so much. Hi. Thank you, salamat. Coach, ha. See you. Salamat see you din. Again. Yan. See you guys sa program. Bye-bye. Yes. Thank you, Coach. Bye. Ayan, guys. Thank you so much for today. Diba, grabe. Now, mas naintindihan nyo the power of copywriting. Diba? For me, it really works talaga. Kaya sobrang pinag-aralan ko siya. Nag-invest ako sa learning. Kasi it's not enough na magaling ka lang mag-caption. But if alam mo yung tamang paraan and matatarget mo talaga yung audience, diba? Ang laki ng potential ng services mo and ng product na binibenta mo. So, yun. And for our e-com tip and advice for today, I've been receiving messages and yun nga, private message regarding paano ba sila mag-start ng selling like Lazada or Shopee. Lagi kong sinasabi na you really need to take action kasi kahit na ilang courses, ilang tutorials ang panoorin mo, if you're not going to take action, hindi mo matututunan talaga. Ano ibig ko sabihin doon? So, for example, you really want to sell in Lazada, try mo nang mag-create ng Lazada store mo. Maglagay ka ng product doon, di ba? Until you get your first order. And from when you got your first order, from there, I'm telling you, doon ka matututo. Ano, paano may procedure, o may order na ako, anong gagawin ko, doon mo na mapipigure out kung paano. And you're so blessed kasi ngayon ang dami ng mga lodis na yung mga nagkakaroon ng workshop, ng trainings. Dati nung nag-start ako, wala sariling sikap talaga. When I put up my first Lazada store, nung nagkaroon niya ng order, nakabahan din ako, parang na-overwhelm, anong gagawin ko dito sa order na to? But from there, I was able to learn. I was able to figure it out na, ganun pala kapag may order, ready to ship, then pack, then may mag-pick up. Alam niyo yun? Kasi if you're just going to question or ask that question every day from yesterday, today, then tomorrow, yun pa rin yung tanong mo, how to sell sa Lazada. Wala. It will remain a question. So you really need to take action. Try mo create ng Lazada store or ng Shopee store, navigate the platform, di ba? Then, while navigating, then, dun mo i-apply yung mga napanood mo sa videos or sa tutorials. And, mas madali yun kesa lagi ka lang nagtatanong. So, yun. I hope madami kayo natutunan today. And, next Saturday, it would be another magandang session. I invited someone
who can teach us about e-commerce din, about strategies, how to sell, and how to, ano, to increase your sales sa pagbebenta. So, wait nyo na lang yung announcement and see you again next Saturday. Thank you for watching today, and if you still have any questions, just comment it down below and try natin sagutin yan with Coach Darwin. Okay? Thank you guys. Happy Saturday and have a blessed Sunday for tomorrow. Let's thank the Lord for a very fruitful and productive week. Na healthy tayo and for the provisions. So, yun. Laban lang guys. Kaya natin to. Okay? Bye! Thank you for watching!